Shalom. It's a great day for the Lord. Amen. And once again, we are here to gather in this place to worship, to honor our living God. So, sa pagkakataong ito ay magbubukas po tayo ng ating pong pananambahan. Of course, salamat sa presensya ng ating mga kapatid na narito na. At sa mga kapatid po ngayon na nakabig sa atin ngayon. Sa mga kapatid na nakatakda po na mga bilang o makasama sa ating pong pagtitipon sa araw na ito. Dalangin po ng inyong lingkod na nawa ang kapayapaan sa ating mga tahanan. Ang kaayusan sa ating buhay ay sumagana sa ating. Amen. So, as we start, let us arise in the presence of the Lord. And hallelujah. Let us set the atmosphere of worship in this place by singing Time of Refreshing. Amen. Glory. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, we bless your name, O Lord. Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Time of refreshing. Here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Once again, back of refreshing. Hallelujah. Time of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Hallelujah. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. My soul is restored. Hallelujah. My soul is renewed. My mind is renewed. There is no greater joy, Lord, than being for the last time. My soul is restored. Amen. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory, glory. Ito po ang dapat na makita, no, ng malinaw ng mga mananambahan ng Diyos. Amen. No, walang dakilang biyaya. Amen. Kundi tayo po ay mapasang presensya ng Panginoon. Amen. And of course, sabi ganoon, my soul is restored. Amen. So, let's think about, ito po yung dadako sa trono ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, yung my mind is renewed, ito po yung napakainam. If we are truly born again, amen,
if we truly restored our presence in the Lord, kinakailangan ang ating pong kaisipan, no, ay may kaisipan gaya ng nagmamalasakit sa ating Panginoon. Amen? Kagaya ng ating Panginoon na nagmalasakit sa pinahalagahan ni Jesus, kalikasan ng at katangian ng ating Panginoon. Amen? So, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Let us continue. Amen? So, manatili po tayo sa ating pagkakatayo, pananggalian. Tayo po ay dadako na po sa pagbabasa ng talata ng ating Panginoon. Amen? Hinihingi ko po sa bawat narito na let us focus sa oras nito sapagkat ako po'y naniniwala, no? Na sa bawat pagtitip ginaganap po natin bilang mga mananampalataya ay dito po tayo nakakakuha ng bendisyon ng ating Panginoon. Amen? Upang tayo po'y manatili na ma-restore ang ating pong mga katangian para sa presensya ng Panginoon. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi po ganito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon, nawa ay lakipan ang Diyos ng kanyang masaganang bendisyon, kapangyarihan ang kanyang pagsalita ng ating nabasa. Samahan niyo po kong manalangin. Makapangyarihang Diyos, amang kataas-taasan, kayo na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay, na siyang ikinabubuti ng bawat sangkatauhan, at higit sa lahat, para po ma-restore ang iyo pong plano o ang plan of redemption. Lord, narito po kami muli, Panginoon, upang minsan pa ay patuloy po namin express ang aming paniniwala, pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon, bilang aming tanging at naging isang Diyos. Sapagkat, Panginoon, walang tao na hindi haharap sa iyo. Ang lahat ay haharap sa iyong presensya pagdating ng takdang panahon. Kaya naman kami, Panginoon, bilang yung pinili sa huling kapanahunan na yung itinakda upang makabatid na mga bagay na patungkol sa yung eternal, mapagpalang Ama, minsan pa ay lakipan mo ng iyo pong basbas at pagkilos na yung presensya sa katangian ng Espiritu Santo ang aming pong pagtitipon. Panginoon, mangusap ka sa bawat mga nakatakda na maging kabahagi ng aming pananambahan. Dalangin ko, Panginoon, sila na mga nanunood sa aming, Panginoon, nakabiyo po sa amin. Sila po na narito na, Panginoon, at sila, Panginoon, na ngayon po ay naghahanda at sila mga nasabiyahe, Panginoon. Mapagpalang Ama, dalangin po, Panginoon, ang iyong lingkod na nawa ay inyo po kami, Panginoon, kung hagdan ng pagkakakilala at pagkakaunawa sa mga bagay na iyo pong itinatakda sa huling kapanahunan. Kapagkat itong Panginoon ay mangyayari lamang kung kayo, makapangyarihang Diyos, at siyang kikilos sa amin at patuloy na magbabahagi sa amin, Panginoon. We reject, Lord, ang lahat ng mga bagay na hindi mainam. We reject, Lord, ang lahat ng mga bagay na hindi po naaayon sa iyong kalooban. And we welcome, Father God, ang pagkilos ng iyong pong kapangyarihan through the message that we heard today, O God. Kapagpalang Ama, abutin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Minsan pa ay pahiran mo ang labi ng iyong lingkod. And I believe, Lord, hallelujah, apart from you, we can do nothing, Panginoon. Wala kaming magagawa. We can do nothing, Father God, apart from you. Kung wala ka sa amin, Panginoon, wala kaming kabuluhan. Kaya aming Diyos, patuloy kang magbigay sa amin ng tamang kapahayagan, tamang pag-unawa, Panginoon, upang ito po, Panginoon, ay gumanap ng pag-aayos ng aming mga pananampalataya, ng aming buhay, sa iyong salita, Panginoon. Po ang aking dalangin sa banal mong pangalan, ang iyong pangalan, Lord Jesus Christ, amen and amen. So please be seated. Tampunin po ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos at
Isan pa ay narito po ngayon tayo. Amen. Salamat sa presensya ni Sister Lisa. At ito po sila Sister Inday, no? At ang kanyang asawa. God bless you, Brad. So salamat sa ating Panginoon. Tandaan po natin, meron pong dalawang uri ng pagtawag ang ating Panginoon. Call and elected. No? Pagtawag at ang pagpili. So, siguraduhin po natin mga kapatid na sa ating pong patuloy na pakikinig sa salita ng Panginoon ngayon ay let us make it sure na ito po ay magkakaroon ng kapangyarihan sa ating pananampalataya. Amen? Sapagat alam naman po natin na ang kaisipan ng tao ay walang kabuluhan sa Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, di ba? Apart from me, you can do nothing. Amen? Pag wala siya sa atin, wala tayong magagawa. Kaya kahit ano pong achievement ng tao, kahit anong gawin ng tao na paglilingkod, pag hindi po ito binindicate, pag hindi po ito silamahan ng pangunguna ng ating Panginoon, ay wala po itong kabuluhan. Magiging relihiyoso lamang po tayo. Subalit, tanda po natin na hindi po kailangan ng Diyos ang relihiyoso. Amen? Hindi po sapat at hindi po makakatulong sa isang mananampalataya ang pagiging relihiyoso. Sapagkat ang relihiyoso, ang religion speak about the nature of church. The nature of typical and literal church. But ang ating Panginoon, subalit ang ating Panginoon, ang kanyang hangad ay mamold tayo, mahubog tayo sa kanyang salita. Sapagkat alam naman po natin, sabi sa Biblia, pag-inong na natin hanapin ang kaharian at ang katuwiran ng ating Panginoon, sabi ganun lahat ng bagay ay ipagkakaloob niya sa atin. Anong ibig sabihin po nito? Iaayos niya ang ating buong buhay. Ipoposisyon niya ang ating buhay sa kanyang kalooban. Kaya nga dalawa po ang kalooban ng Panginoon. Perfect will at permissive will. Perfectong kalooban at pinahintulutan niya lamang na kalooban. Kaya nga kapatid sa Panginoon, perfectong kalooban ng Panginoon ang lahat ng ang mga tao, ang mananampalataya, ay mapasa ang kanyang pagkapahingahan pagdating ng panahon. Resting place. Amen? But remember, pinapahintulutan niya lamang po ang mga tao na dumaan, tatatawag na pagsubok, no? mga problema, mga trials, upang dito po maipalabas, no? Dito maipakita kung sino talaga ang totoong karapat-dapat sa kanya. Amen? Kasi bilang mga mananampalataya, tandaan niyo po, hindi po pwede na tayo po'y mananampalataya pero wala tayong pagsubok sa ating spiritual. Yung ating pong pagsubok na ginaganap o nagaganap sa atin sa financial, kawalan ng financial, sa karamdaman, sa kaguluhan, sa bahayan, ito po ay testing para po sa ating pong pang-literal natural birth. Tubalit pag sinabing testing sa ating pananampalataya, testing pang-internal, ito po ay sumasaklam sa kung ano ang pinapaniwalaan mo at sinasampalatayanan mo, tinatanggap mo na kanyang salita. Amen? Sabagat dito naka-base, kung ikaw po ay talagang papasok sa kanyang kapahingahan, ito po ay nakabase sa kung ano yung kondisyon ng iyong pagkakaunawa at pagtanggap sa kanyang salita. Hindi po pang-reliyon, hindi po pang-simbahan, hindi pang-iglesia, hindi pang-tradisyon, hindi pagtatawag ng kultura. Hindi po ito. Tandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoon, let us create man in our own image. Dito tayo ibabalik sa pagiging imahe niya. Tandaan nyo, ang pagiging imahe ng Panginoon ay wala pong portion, walang bahagi ng makamundong isipan. Walang bahagi ng maka-literal o maka-temporal na mga bagay. Pag sinabing nature ng God, remember the Lord, He is spiritual. Siya po ay spiritual. Amen? Pag nang spiritual, ito po ay nakikita, ito po ay hindi po makikita sa mga pang-temporal na paningin. Kundi ang makakakita dito ay ang mga bagay na pang-spiritual. Kaya nga po kapatid sa Panginoon, makinig po tayo, pag ang tao lamang po ang tipikal na makikinig ng salita ng Panginoon,
Speak about yung natural birth. Sabi nga, nagtumingin man sila ng tumingin, hindi nila makikita. Makinig man sila ng makinig, hindi nila mapapakinggan. Bakit kamo? Sapagkat ang ginagamit na pakikinig ay patungkol lamang sa natural birth. But remember, if we have the portion of God, kung merong bahagi ang Diyos sa iyo, ang Diyos mismo ang magkukumpirma. Ang Diyos mismo ang magbubukas sa iyong kaisipan ng mga bagay patungkol sa kanyang natawag na eternal na kalooban. Eternal ito, kapatid. Pang eternal po ito, hindi po ito pang lohikang pang-relihiyon o pang-tradisyon na nadamdamin. Kaya nga sabi ka na, no, ang sinumang nakay Kristo ay bago ng nilalang. Bakit ka mo? Sapagkat we must go on sa tinatawag na new birth o yung kapanganak, bagong kapanganakan. Bakit ka mo? Kaya sinasabing we must born again. Kinakailangan ng panganak na muli. Bakit ka mo? Sapagkat kinakailangan mayroong mamatay sa atin. Hello? Kailangan mamatay yung mga natural na mga bagay na kondisyon na alam natin na bandang huli mapapahamak lamang, mawawasak lamang, mananakaw lamang, mahihira lamang. Amen po ba? Kaya po, ang isang dakilang regalo ng ating Panginoon sa tao ay maranasan niyang ipanganak na muli. Why? Kapagat yung kapanganak na muli, ito ay nag-i-indicate, nagpapakita, nagbibigay ng natawag na katuparan na tayo po ay ininadamo ng Diyos sa kanyang kaligasan. We must, sabi nga lang, let us create men in our own image. Remember, walang imahe ang Diyos na bahagi ng lupa. Napag-aralan natin yan. Diba? Si Adam, no? Siya po ay nilikha ng Diyos sa alabo. Kaya hindi siya po pwede maging original. Amen po ba? Although he is the Son of God, amen, Son of God in physical form. Amen. Pero may Son of God in spiritual form. Remember that. Yung Son of God, yung unang Son of God, speak about the nature of physical. Adam, amen po ba? Physical yan. Yung Son of God, ang pangalawa na ito, which is second Adam, ito po yung spiritual na Son. Amen! Ito po yung spiritual na Son. Bakit ka mo? Yung una, hinubog sa alabo. Son of God po yun. Pero ito po ay gumanap ng mga bagay patungkol sa katawag na pangsanlibutan gawain. Tungkulin. Are you with me? Subalit yung pangalawang Son of God na ito, ito yung gumanap ng mga pang-spiritual na tungkulin. Are you with me? Amen. So dito kaya nga, dito sa huling panahon, dito po, nakita po natin, na yung nag-move na yon sa huling panahon, ay ang natawag na nature ng presensya niya. Holy Ghost, bakit ka mo? Sabagat ito na po ang natawag na finished product. Ito na po yung magpipinished product sa natawag na pagsasahuli ng lahat ng bagay. Remember this, tignan niyo po. Sabi ni Jesus Christ, walang makalalapit sa akin, libang ibigay siya sa akin ng Ama. Remember this. Pag sinabing walang makakalapit kay Kristo, who is Christ? Sino si Jesus? He is the living Word of God. Si Jesus ay buhay na salita ng Diyos. Pag sinabing walang, sino man? Speak about nature of temporal. Nature of physical. Amen po ba? Walang makalalapit sa Kanya. Liban lamang ibigay sila ng Ama sa kanya. In other words, tingnan niyo po mga kapatid, kahit anong sabihin ng tao na siya'y mananampalataya, hanggat hindi niya nakikita ang tinawag na kabuuan ng mensahe. Message speak about the nature of Jesus Christ. Mensahe. Amen po ba? Sabi nga nun, hindi talaga aabot ang tao pag hindi ang Diyos ang nagkumpirma ng pagkakaunawa. Sabi ka, liban ibigay siya sa akin ang Ama. Ano ibig sabihin? Liban lamang na ibigay siya sa akin. Liban dalhin siya sa pagkakaunawa na salita. Amen! Amen! So kaya malinaw,
now, tingnan niyo po. Bago mga kilos ang salita, nasa in between yung Holy Ghost. Bakit ka mo? Yung Holy Ghost po ang nagkukumpirma. Siya yung nagtatrabaho ng salita. Hello? Amen. Siya yung bumigilos sa salita. Siya yung nagbibintikin sa salita upang magkaroon ng buhay ang salita. Bakit na ano ba yung buhay ng salita? Ito po yung adapt ng revelation of the word. Yun ang buhay ng salita, yung kapahalagan, yung pagpapahayag doon sa salita, yun ang work of the Holy Ghost. Amen. Amen. Hindi pa bumabalik. Introduction pa rin tayo. Okay. So, dapat na po muna tayo mga kapatid. Amen. Okay, nabuksan na lahat. Okay, dito muna tayo sa last week discussion po natin. We shall be like Him. Ito po, no? Tandaan niyo po, ang ating pong goal, ang ating aim dito, kapatid, upang maialis tayo sa kaisipang pagsimbahan. Amen? Yung goal natin, yung ating pong punteriya dito, kaya tayo narito, makinig tayo, ang punteriya natin dito ay hindi po para maging bahagi tayo ng simbahan, maging miyembro. Hindi po yan ang talagang totoong bahagi ng pagiging Kristiyano. Hindi po pwede na dahil miyembro tayo ng simbahan ay okay na tayo. Amen. Dito po, binabago ng Diyos ang mga mananampalataya. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, matatas po yung salita ng Panginoon sa atin. Bakit ka mo? Perfection ito. Amen? Ito po yung ating pong let us mind this word. Perfection po tayo ngayon. We are not perfect. Pastors are not perfect. Deacons are not perfect. Ministers are not perfect. Members are not perfect. This church building is not perfect. But remember, merong perfectong aral. Merong perfectong salita ang Diyos. Merong perfectong kapahayagan ang Diyos na siyang dadalit sa atin pong hindi perfectong katauhan. At pag siya po ang nagdamit ng kanyang perfectong salita, lahat ng imperfectness natin, lahat ng mga dumi sa atin, lahat ng mga hindi dapat para sa atin ay mawawalan ng saysay. Sabi, dadamitan niya tayo ng bagong nilalang. Pagiging bagong nilalang. Amen? Kaya, ulitin mo natin yung goal natin dito, kapatid, hindi po para tayo po ay magsimba. Kundi, tayo po ay sumamba. Iba yung pagsimba, iba yung pagsamba. Na? Pag sinabing pagsimba, literally physical form, ang dito ka, yan ang pagsimba. Pero pag sinabing pagsamba, yung presensya ng Diyos na nakapaloob sa salita at ang presensya mo, kaya nga may soul. My soul is restored. Di ba? Kinanta natin, bakit ka mo? Yung soul natin, yan ang pang-eternal. Kaya, kinakailangan yung presence ng Lord na nakapaloob doon sa mensahe at yung presensya mo, yung soul mo, kinakailangan magkaroon doon ng unity pagkakaisa. Ito yung importanteng makita mo, kapatid. Na nandiyan ka, kinakailangan mapag-isa mo. May lapat mo, may ilagay mo, may ilagak mo ang sarili mo sa tatawag na pagkakaunawa sa salita sapagkat ito ang talagang pamantayan ng pagsamba. Ito yung standard ng pagsamba. Hindi po pagsimba. Kaya marami, tingnan niyo po, no? Makikita po natin yung mga taong palasimba lang. Okay ka mo? Di ba? Isang oras pa lang, inip na. Hello? Hello? Alam nyo kapatid, yung isang oras na yan, ang sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng 6 na araw para tayo ay kumilos as a natural birth. Amen? Tapos yung 7th araw, kaya nga siya nag-rest day, 7th araw, upang tayo po ay makapag-fellowship sa Kanya. Are you with me? Para naman
magkaroon ka na tawag na makapagpahinga ka sa kanyang presensya. Makapagpahinga ka sa kanyang salita. Bakit ka mo? Actually, tatlong oras nga lang ito, almost. Amen? Eh, ang totoo yan, dapat within 24 hours, ikapitong araw, yung 24 hours na yan, ikapitong araw, dapat yan, full blast ito para sa Panginoon. But remember to, alam ng Panginoon, may mga limitation tayo. Kaya nga, ang pinaka-importante dito ay umabot tayo. Makita mo ang sarili mo sa kung ano yung pinag-uusapan natin ngayon. Dahil kung magsasalita ang Panginoon ngayon, walang ibang subject kundi ikaw. Kaya may mensahe dahil sa'yo. Kaya may pangangaral dahil sa'yo. Kaya may ebanghelyo dahil sa'yo. Bakit ka mo? Ikaw yung purpose ng salita. Ikaw ang layunin, ikaw ang interest ng salita. Hello? Dahil dito tayo dadalhin. Dito tayo ilalapat ulit. Amen? Amen. So hopefully po na makita po natin ang ating mga sarili sa ganyang sistema. Okay. So, ito po no, kagaya po ng ating nakaugalian, nag-re-recap po tayo kung ano po yung ating mga napag-aralan last week. Ay nire-recap po natin sapagkat meron po itong dovetailing, no? Kailangan ito may pagdudugtong ito. Bakit ka mo? Series kasi po ito eh. No? Hindi po tayo tatawag na ano, collective message. Di po? Kailangan meron tayong tinutumbok tayo. Meron talaga tayong hagdan ng sinusundan. Amen? Amen? Bakit kami, yung mga inaaral po natin, hagdanan po ito, hindi yung step pa dito, tapos aaral ka pababa, pag ganun, hindi, dapat isa, step by step. Amen po ba? Kasi bakit ka mo, rapturing message tayo ngayon. Mensahe ng pag-agaw. Kasi natin yung mensahe ng pag-agaw, mensahe na kung saan ay kukunin tayo ng Panginoon. Hindi natin maranasan ang paglingap at pagkuha sa atin ng Panginoon hanggat hindi natin naiintindihan yung mensahe ng pag-agaw. Oo, napaka-importante po napaka-importante na tanggapin mo ang pangalan ng Panginoon bilang tagapagligtas ng Panginoon. Napakaganda po niya. Kasi yan po natawag na King. Yan ang pesusi sa lahat ng pagiging mananampalataya mo. Dahil hindi kakailanman magiging mananampalataya ni Kristo hanggat hindi mo natututunan tanggapin ang katotohanan na ikaw ay kinakailangang pangunahan ni Kristo. Amen? Yung pagtanggap kay Kristo, ito po'y gagawin yung tatawag na pamamaraan upang makakilos siya sa iyo. Di ba? Habang lumalawak ang pagkilala mo, habang tinatanggap mo yung kanyang salita, lumalawak din ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Remember that. Tandaan mo ito. Pero hanggat hindi mo nakikita ang sariling salita, hanggat yan na, sabi nga natin ng napag-aralan po natin ano, ng Wednesday, ang tao pwede siyang tanggapin yung katotohanan ng Biblia. Pwede niyang tanggapin yung katotohanan ng Ebanghelyo. Pero tandaan niyo po kapatid, iba po ang tinatawag na pagkilos ng Espiritu. Bakit ka mo? Kasi ito yung magbibigay ng kaganapan para maranasan mo kung ano pinatanggap mo. Amen? Amen? Paghanggang pagtanggap lamang ang gagawin ng mananampalataya, pero wala pong bunga ng pagkilos ng Espiritu, hindi mo mararanasan ang kalikasan ng salitang pinakinggan mo. At ito ang importante, kapatid, na pag maranasan mo ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay kanyang binabago. Bakit ka mo? Pag habang napapakinggan mo ang salita ng Panginoon, habang lumalawak ang pagkakakilala mo sa kanya, dito lumalawak ang experience mo sa kanya. Dito mas napapalapit ang kalooban mo sa kanya. Mas dito mo siya nakikilala. Amen! Amen! Kasi yung magpapakilala niya sa iyo bilang Diyos, hindi sa pamagitan ng pagtanggap lamang. Amen! Yung pagkakakilala natin, yung pagpapakilala sa atin ng Diyos, hindi lamang sa tatawag ng acceptance sa kanyang gospel, sa kanyang Biblia, sa kanyang
kanyang kasulatan, sa kanyang tatawag na oracle. Kundi ang pagpapakilala sa atin ng Panginoon ay hindi lamang natin tinanggap ang salita ng Biblia, kundi naranasan natin sa buhay natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Yun ang totoong mananampalataya. Mararanasan mo kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Yun ang katotohanan ng pagiging mananampalataya mo. Eto po ba, hindi po pwedeng sabihin mong mananampalataya ka kay Jesus Christ, pero hindi mo naman tinatanggap, hindi mo ipinamumuhay, hindi mo ginaganap kung ano ang kanyang salita. Hello! Hindi po pwedeng nasabihin tayo mga mananampalataya ni Jesus Christ, pero hindi natin sinusunod ang kanyang salita. Magiging sinungaling ang tao pag sinabi niyang siya'y Kristiyano, pero hindi niya tinatanggap, hindi niya ginaganap, hindi niya inuunawa, hindi niya na-experience ang salita. Hello! Amen! Glory! Okay, another one, ready mo na? When you become a son or daughter of God, your disposition changes. Pag ikaw po ay naging mga anak ng Diyos, na babae at lalaki, magbabago ang iyong mga pananaw. Anong ibig sabihin, no? Kung dati, ang isipan mo ay para lamang sa pangsarili mong kapakanan, ngayon ang magiging priority mo ay ang kapakanan ng Diyos. Hello? Yun ang pagbabago. Pag sinabing magbabago ang buhay mo bilang mananampalataya, yung lumang buhay mo na walang ginawa kundi magpakita ng mga bagay na pang-temporal. Ano yan? Di ba yung mga tao yung hangarin ng mga tao pang-temporal lamang eh? No? Hanggang maaari, kakamkam ng kung ano-ano. Laki ng kinamkam nila ng lupa. Oo. Pinag-i-interest ng wala. Doon makikita mo. Kaya sabihin mong mananampalataya sa tao, kung hindi nakikita sa kanyang pangunawa, hindi nakikita sa kanyang salita, hindi nakikita sa kanyang desisyon, kapatid, sinungaling na Kristiyano yun. Hello? Bali, makikita-kita naman kami doon. Oo, lahat yan. Kaya nga sabi kayo, di ba sa Biblia? Ano sabi sa Biblia? Di ba na kayo ang hahatol sa sanlibutan? Di ba na kayo ang hahatol sa mga anghel? Anong ibig sabihin yan? Merong kang gampanin doon sa white throne. Bakit ka mo? Lahat ng dumaan sa buhay mo, lahat ng naging mabuti sa'yo, lahat ng naging masama sa'yo, lahat ng gumawa ng masama sa'yo, lahat ng gumawa ng mabuti sa'yo, haharap sa'yo yan. Ano sabi sa Biblia? Ano man ang ginawa niyo sa maliliit na ito, ay sa akin yung ginawa. Kaya kapatid, pag ang tunay naman na palataya, ang inagagabyado ng tagamundo, hindi siya makakatapos doon. Pwede siya mapagtagumpay. Pwede niyang masaktan, pwede niyang masugatan, pwede niyang mapabagsak, pwede niyang masira yung mga magtutuong lingkod ng Panginoon. Pero doon hindi. Doon ang kawakasan ng lahat. Doon ang, sabi nga, doon ang timbangan lahat. Doon ka dadaan lahat. Walang ilong, walang tuhod na hindi luluhod doon. Walang labi na hindi magsasabi doon na si Jesus ang Panginoon. Sino yung Panginoon? Creator of heaven and earth. The Almighty God. Nang ang makapangyari ng Diyos. Yan ang Panginoon. Amen? Yan kapatid sa Panginoon. Maging matalino tayo. Yan sabi ng Lord yan, no? Maging matalino kayo gaya ng serpiente. Maging maamo kayo gaya ng, ano yan? Ng kalapati. And ano ibig sabihin, yung karunungan po nating tagayin, hindi po ito'y natawag na yung serpente kasi magulang yun kasi dalawa po yung nature ng knowledge and wisdom. Knowledge galing po sa spiritual sa Panginoon. Amen? May knowledge na galing po sa tree of knowledge and wisdom. Amen? Dalawa po yan. Kaya kapag sa Panginoon, makikita mo yung bunga kung anong puno na yon. Kung ang puno ng bunga na yun, ang ugali ay masama, walang ginawa kundi mag-apil ng kapwa, mangloko ng kapwa, manglamang ng kapwa, maghinungaling, magmura, and so forth. Lahat yan ay sumasalimin sa pang-temporal, pang-mundong bagay.
Kaya nga, pagbago ka ng ilalang kapatid, yung mga bagay na pang-eternal, yun ang lalarawan sa decision mo, sa pag-uusap mo, sa kilos mo, sa pakikitungo mo sa kapwa mo. Dito lahat lalarawan ang bunga kung anong meron ka. Amen. Diba? O, diba? Ganyan lang kasimple. Kaya kawawa po yung mga tao. Kawawa yung mga tao na walang ginawa kundi gawa ng masama. Sabi ka, mapalad kayo pag pinagkakapay ng bunga nun ng dahil sa aking pangalan. Mapalad, ibig sabihin, maging makatotohanan. Ikaw mismo alam mo yung sarili mo, ako'y naniniwala. Amen? Kasi ako naniniwala, kilala mo yung sarili mo, alam mo kung saan ka nakatayo. Alam mo kung anong sinasabi mo, alam mo kung anong desisyon mo, alam mo kung anong ginagawa mo sa kapwa mo. Alam mo yan. Kaya kinakailangan, makinig kayo, yung self-evaluation natin. Hindi lang may, kasi marami lang ini-evaluate yung kanilang kapitbahay, yung kanilang mga, di ba? Magkaroon tayo self-evaluation. Yung tatawag na pag-aaral sa ating mga pang-ugali, yung ating mga karanasan, yung ating mga bagay na narito sa atin, at dito yan, dito mo makikita yung larawan mo kung ano ka. Hello? Kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kapatid, tandaan nyo, ulitin po natin, mataling ito. Pero sabi ng Biblia, malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalayang sa inyo. Ibig sabihin, masakit. Sabi nga, the word of God is likened in two-edged sword. Ang salita ng Panginoon ay kagaya, kawangis, ng isang tabak na magkabilay talim. Natalim talaga. Bakit ka mo? Kasi kinakailangan na maging matalim. Bakit ka mo? Dito, hinuhubog na. Diba? Let's say, yung pinya, kailangan niya ng kutsilyo para mapakinabangan mo. Pero pinya na yan. Hindi kaya, diba? Pinya na yan. Ibig sabihin, yan po, habang nakikinang pinya, pakinabang yan. Pero sa isip pa lamang yan, amen ba? Pero kinakailangan gamitan mo ng kutsilyo. Hello? Sugatan mo, balatan mo. Bakit ka mo? Para mapalabas ang tunay na pakinabang doon sa pinya. Hello? Ganun din po tayo. We are potential sa Lord na makapasok. But remember, kinakailangan yung evidence ng pagbabago ng ating buhay sa pamamagitan ng kanyang sila, ito ang siyang magtatalong pagbabalat sa lahat ng mga lumang pagkatao mo. At pagbabalatan na, ito ang tunay ng pakinabang at ito ang kukunin ng Panginoon. Remember, di ba pag kayong, nakakita na ba kayo ng sa rice field, no? Na yung malapit ng anihin. Di ba? Yung malapit ang anihin na mga butil na nandoon sa palayan. Pag tinatamaan niya ng araw, ang ganda ang sayang tignan. Bakit ka mo? Golden yung tignan. Alam mo ba? Nakakatuwa. Parang nakaka-refresh. Parang nakaka-atawag nito. Yung parang ang ganda sa mata. But remember, hindi yun ang pakinabang. Nasa loob nun. Kita niyo? Nasa loob ng talukap, nasa loob ng palay ang totoong pakinabang. Anong ibig sabihin? Palay pala pag ma-anchor siya na pag malapit na ma-rapture. Hello! Pag ang totoong Kristiyano malapit na talagang kunin ng Panginoon, magiging kulay siyang ginto. Bakit ka mo? Kasi unti-unti siyang nagiging kagalakan ng maraming mananampalataya. Bakit gamo? Kasi nagiging wangis siya talaga. Nagtatawag ng isang imahe na talagang karapat-dapat na mapakinabangan. Amen po ba? But remember, pagdating ng rapture, yung golden na ipa na yan, yung ipa, ano ba yung ano, yung balat, talukap, no? Nang buti na yan, itatapon yan. Kaya nga, gigilingin yan. Amen ba? Yung nakikita lang daw na pakinabang na nagtatamaan, na hindi pa inahanin ang natatamaan ng araw, ang saya tignan, pero bandang huli, ito ay mawawalan na, maitatabi lamang. Pero ang totoong pakinabang ay natuloon sa loob ng talukap. Ganyan ang Kristiyano. Ito, wala itong pakinabang.
Dapat ito maging kagalakan ng Diyos. Itong katawan na ito. Pero hindi ito ang kukunin. Yung kukunin yung nasa likod nito. Hello? Yung kukunin ay yung tatawag ng bagong nilalang. Yung sabi ko sa Bible, in the twinkling of an eye, sa isang-isang mata. Amen? Sa isang-isang mata, ang nabubulok ay bibihisan ng hindi nabubulok. O, ayun na po yun. Amen? Dito pa lamang, ini-involve mo ng sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon nang merong tiyatawag na totoong kasanayan. Kasi maraming naglilingkod sa Panginoon, merong sariling tiyatawag na agenda. Bakit ka mo? Maraming nagpapastor para sa kanilang kapakinabangan. Maraming nagpapastor para lamang pagsamantalahan yung mga miyembrong may kaya, merong kakayanan. Amen po ba? Hello! Totoo hindi. May mga ganyan. Di ba yung naikwento ko sa inyo? Di ba? Yung nakaraanin ko ba yun? Di ba? Na yung isang na denominasyon, sir, di ba? Hindi nakapag-tides. Eh, malaki-laki ngayon tides. Hindi nakapag-tides. Ito, realidad ito. Nasa Manila ang sumasamba. Member ng isang church. Hindi nakapag-tides. Tapos yung pastor, nang nalaman ng pastor na hindi nakapag-tides itong tao na ito, itong member na ito, tignan nyo, kinabukasan pumunta sa bahay ng member niya at sinisingin yung tides. Kinukuha yung tides. Yan, maraming mga pastor na nagpapastor para maging, para gawan lang ng, sabi nga, para lang magkapera, para lamang sa kung ano-ano yung mga bagay. Hello? Amen? Tingnan nyo? Amen? Eh kung kaya nga niya, kung wala na nagbundo, nagamit talaga. Amen po ba? Amen? Pwedeng makapagsinungaling ang isang tao. Eh kasi, kaya kung kukunin yung tithes, kasi kailangan ito sa ating ministeryo, kailangan sa ating, totoo naman yan, pero, pag nakuha, ano yung isipan? Ayan ang problema. Dito, siya, tinatawag na titimbangin sa kanyang mga ginagawa. Amen po ba? Amen. So kaya kapatid, kinakailangan, sabi nga na yung ating isipan, sabi nga na, no, magbabago ang ating pong pananaw. Hello! Pananaw ito. Your attribute, attitude rather, changes. You're old. Your look towards life and toward other changes. Doon ka nakatingin sa mga pagbabagong ito. Ano ba yung dapat mong baguhin sa sarili mo na alam mo naman na pinapakinabangan ni Satanas? Alam mo, ikaw mismo sa iyong sarili, alam mo kung ano yung mga kakayanan mo na ginagamit lamang ni Satanas. Tingnan mo, marami mga mananampalataya ko, no? Ang gagaling umawit sa ng praise and worship. Pero pagdating doon sa labas, nakikikanta sa mga makamundo. Are you with me? Ito po ang tao na wala talagang pagkakaunawa sa totoong paglilingkod. Amen? Kaya ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi po pwede magsama ang dilim sa liwanag. Amen po ba? Hindi po pwede yung tinig mo, gagamitin mo, worthy is the Lamb. Pag pinabukasan, atin ka sa mga kanta-kantahan, kabilin-bilina ng lola. Hindi po pwede yun. Di ba? Fully dedicated ka talaga. Pag ikay sa Panginoon, nag-decision ka ngayon sa Panginoon, totally, ipa-cover mo sa Panginoon ang decision mo. Kasi decision mo pa rin yan eh, ang problema doon. Marami naglilingkod sa Panginoon, praise the Lord, oh my soul. Bakit ka mo kinabukasan pagka dumating sa tatawag na mga bagay na merong happening, merong mga, eto makikikanta, bakit ka mo kasi maganda naman ang boses ko. Hindi po ko pwede yan. Amen? Okay. So ano pong sabi ka doon? Your look towards life and towards other changes. It doesn't mean that you just have joined church. It means that you have been regenerated. Amen po ba? Yung pagbabago, yung pananaw mo.
Yung pagbabago ng iyong pananaw, ang iyong pagbabago sa lahat ng iyong desisyon, sabi ka na, hindi yan kumakatawa na lang, nangangulugan na ikaw na po ay talagang miyembro ng simbahan. Hindi yan. Eh, kung hindi, ikaw ay, kaya mo ginagawa yan, yung mga bagay na yan, dahil ikaw po ay nabago ng napapakinggan mong mensahe at salita. Yung po yung importante. Yung gumapag sila, yung gaganap at magkakaroon ng buhay ang salita sa'yo, isa lang po yan. Yung kung anong madidinig mo dito, paglabas mo, mauunawaan mo, iwawaksi mo sa buhay mo kung ano yung mga nagiging dahilan ng pagkawalay mo sa Diyos. Hanggat meron ka pang hininga, may pag-asa ka, kapatid. Yan ang po ang maganda sa, kaya nga may grace ngayon eh. Amen? Kaya nga may biyaya ngayon, at ang biyaya na yan ay masusumpungan kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya yung handa laging magpatawad. Siya yung handa laging magbago sa'yo. But it depends sa iyong tiyatawag na kondisyon. It depends sa iyong tiyatawag na disposisyon. Depende rin ito sa iyong po Panginoong kung nasalang sa iyong tiyatawag na sariling pagpapasya. Ito po yung, kaya nga, ang kabuhan ng pagiging manahan. Makinig kayo. Ang pagpapalaya sa iyong sarili, maniwala ka. Only believe. Ito yung susi. Amen! Amen! Yung paniniwala mo, yung totoong pagbibigay mo ng panahon, yung totoong pagbibigay mo ng iyong atensyon sa kung ano ang sinasabi ng salita, ito ang kabuuan ng totoong pagiging mananampalataya mo. Amen po ba? Dito ka mababago. Are you with me? Hello! So kaya na kapatid sa Panginoon, remember, your life, sabi nga, ay magbabago. It means that you have been regenerated, nabago. You have become a new creation in Christ Jesus. Bago ka ng nilalang, kaganino? Kay Kristo, hindi sa simbahan. Mahirap maging Kristiyano sa simbahan. Mahirap maging Kristiyano sa tatawag na pagiging Katoliko. Mahirap maging Kristiyano sa tatawag na pagiging Baptist. Mahirap maging Kristiyano sa pagiging Methodist, magiging sa anumang pangalan. Pag naging Kristiyano ka lang sa itong mga pangalan simbahan, hindi ka kailanman tatanggapin ng Diyos. Tatanggapin ka ng pastor, tatanggapin ka ng kongregasyon, i-welcome ka ng kongregasyon, but remember hanggat hindi na ipoposisyon ang sarili mo sa totoong salita ng Panginoon, hindi ka kailanman magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Ito yun ang ating pong dapat na ipagtuunan ng pansin. Kasi yung tao ko pwede kang tanggapin. People can pretend. Ang tao ko pwede siya, ang yung tao ko pwede magkunwari, magbalat kayo. Pwede siya. Diba? Pwede kayo bawa, yung kagaling mo, ay, sige, pati na tayo, pero pag talikod, eto na, sinasaksak ka na naman. Diba, mga taong ganon? Hello? Totoo hindi? Pero remember, kinakailangan, hindi ka, kailang genuine yung buhay mo na nakalapat doon kay Jesus. Yun ang importante, kapatid. Ito po yung tinatawag na pagbabago na ganap sa ating bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Hindi. Sabi ka na, no? You look toward life and toward other changes. It doesn't mean. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay naging bahagi ng simbahan o naging miyembro ng simbahan. It means that you have been regenerated. Nagbago ka na. Kaya nagbago na pananaw mo. Amen? Kung dati-dati, kumakapak-kapak-kapak sa tongits, nang narinig mo ang mensahe ng Panginoon na tinatawag ka niya sa pagbabago ng buhay dahil at nalaman mo na mayroong palang higit na dakilang lugar na inakalaan sa'yo, dito palang mag-desisyon ka lang. Kaya ang unang-unang kinakailanggang panan mo bilang tao, only believe. Yan lang bilang tao. Ito na po tayo, bilang tao, magpasya ka, bilang tao, ito lang ang pinakailangan. Only believe, maniwala ka lang, ito lang naman eh. Kasi yung pananampalataya, yan po ay mga bagay na hindi mo makikita, yung mga bagay na hindi pa nagaganap at nakikita mo. Tingnan mo,
Kaya nakapagpagaling ng lumpo, nakapagpadilat ng bulag, nakapagpagaling ng inaagasan, si Jesus Christ, bakit ka mo? Nasumpungan nila yung natawag na paniniwala, yung pagtitiwala, naipasok sila doon. Amen? Amen? Nailapag nila ang kanilang pananampalataya, paniniwala na si Jesus mapapagaling sila. Ulitin ko natin, kahit gaano kakapangyarihan ang panalangin, makapangyarihan ang panalangin, pag ito ay hindi tinatanggap at hindi pinapaniwalaan at ipinapanalangin, walang kabuluhan. Kaya dapat yan, kahit yung nananalangin, dapat may connection yan sa pinapanalangin na. Yun po ang magkakaroon ng buhay. Amen? Hindi po pwede na, Lord, Pastor, pakipray mo nga ako. Nananalangin, Pastor. Amen! Wala. Hindi ako po yun. Inakailangan talaga yung bagong nilalangin, katawan na pagiging paniniwala mo yung only belief na yan. Amen? Okay. The old things has passed away and God has spoken to you and you have become a new creation. Tingnan niyo po, no? The old things has passed away. Ano yung old thing? Yung mga nakasanayan kong ugali sa mundong ito, yun ang old things. Yan yung bagay na punteriya ng mensahe salita ng Diyos sa'yo na mabago ito. Ma-disperse ito sa buhay mo. Mapalitan ito ng mga lalim ng pang-eternal, hindi ng pang-temporal. Kasi ang subject, ang purpose ng mensahe upang makita mo yung kahalagahan ng mga bagay na pang-eternal, hindi yung mga bagay na pang-temporal. Kaya naglagay na ang pamantay ng Panginoon, seeking first the kingdom of God. Hanapin mo lang kung gusto mong makalaya sa karamdaman, kung gusto mong makalaya sa kahirapan, kung gusto mong makalaya sa kabuluhan ng buhay mo, na ang bigat-bigat na ng buhay mo, pakinggan mo, only believe, seeking first the kingdom of God, and His righteousness and all these things shall be added unto you. Only believe! Kasi pag naniwala ka, uulitin po natin, napakinggan niya ng Panginoon. At doon, sabi ko nga sa inyo, kung anong pinaniwalaan mo, dito siya kikilos. Hello? Di ba? Pag pinaniwalaan mo, yung sasabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pag ipinasok mo yung sarili mo, na desisyon na only believe, maniwala ka lang, diyan sa salita na yan, mangyayari, magaganap sa'yo yung kalooban, mensahe na yun ng salita. Yun ang gaganap. Magiging buhay sa'yo ang salita. May experience mo ang salita, I mean. Di ba? Amen? Kaya kapatid, hindi lang po tayo dito basta-basta pagiging Kristiyano. Kaya kapatid, maraming ulitin po natin lahat na maraming nakakapakinig sa ating panay ang iwi. Hindi nila matanggap. Bakit ka mo hindi abot ng kanilang pangunawa? Ito po yung importante. Palayain mo ang sarili mo. Huwag mong tuldukan kung anong meron kang tinatanggap, pinaniniwalaan sa sarili mo. Huwag mong tutuldukan yan. Kasi maraming tumundok na, naniniwala, sumasamba sa ributo. Hindi naman si, hindi naman ributo sinasamba namin. Ang Lord naman, eh, sabi nga, huwag kang gagawa ng imahe at luluhan mo. Kaya sabihin mo na, naniniwala ka sa Diyos, pero nakaharap ka sa mensa, sa imahe. Nagsasabit ka ng bulaklak, nagro-rosary ka, pinapahirin mo yan, tandaan mo, impyerno ka. Kahit ang sabihin mo na, hindi naman yung bulding siyasamba namin, kapatid, kahit ano gawin mo, may salita, merong nakasulat, may nakatala, na huwag gagawa ng mga imahen. Yun ang natawag na paganismo at kristyanismo pinagsama. Yun ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Hindi po pwede. Hindi po pwede sanihin mo, ako'y mananampalataya, ako'y kristyano, pero hindi mo masinusunod ang pinakakaliit-liit ang bahagi. Yung nga lang simpleng-simple, hindi pa magawa. How much more yung kanyang salita talaga, kabuhan ng kanyang nature.
Amen. Amen. Okay. The old things has passed away. And God spoke to you. Ito po. Amen. Hindi. Ito, makinigan. Pag sinabing God has spoken to you, ibig sabihin, pumasok ka na sa pakikipagtipan yung genuine nakakombinan at doon ka na. Kasi hindi mo mapapakinggan ang sasabihin niya hanggat hindi na-establish ang covenant mo sa kanya, hanggat hindi nagkakaroon ng genuine na uniting ang espiritu mo sa kanyang salita. Hindi ka kailanman, hindi mo madidinig ang tinig ng Panginoon. Hello? Kahit anong pangungusap ng Diyos, hanggat hindi mo tinatanggap ang kanyang kalikasan bilang Diyos na galing sa salita, nagkatawang tao, na buhay at nanahan sa amin at siya naging mediator natin, hanggat hindi mo tinatanggap yan, kapatid, wala po tayong kabuluhan. Amen. Okay, sa pagkailan, hallelujah. Hallelujah. Praise God. He has spoken to you and you have become a new creature. Tingnan mo, pag mag-usap siya sa'yo, dahan-dahan na yan. Pag nag-usap siya sa'yo, oo, hindi ka agad mababago sa isang-isang mata. Hindi, may process yan. Kagaya ng nangyari sa akin, ang dami kong bisyo. Mangininom ako, ang dami kong masasamang gawain sa buhay ko. Nung tinanggap ko si Jesus, hindi automatic, hindi automatic natanggal lahat yun. May process. Bakit ka mo may process? Sapagkat para maintindihan mo unti-unti kung paano siya kumilos sa'yo. Hello? Kaya ito ang importante natin, kapatid na unawaan. Pag tinanggap mo siya bilang Panginoon, maniwala ka, hantayin mo kung paano siya kumilos. At pag kumilos siya sa'yo, sa pamamagitan ng tinatanggap mong salita. Pag tinanggap mo ang salita niya, pinaniwalaan mo na buong puso, hintayin mo dahil magtatrabaho yan sa'yo. Right. Hindi po pwede hindi magtrabaho sa'yo sa pag tinanggap mo. Buhay ang salita. Amen. 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 Tanggapin mo ito ng buong puso, buong isip, buong kaliluwa. Tandaan mo, kapatid, hintayin mo yung trabaho ng pinakinggan mo at tinanggap mong salita na gagawa at gagawa yan. Sapagkat tao hindi mo kaya, tao ka. Lahat ng tayo makasalanan, walang karapat dapat nga, sabi. Yes. Pero ang Diyos ang gaganap, hindi ikaw. Amen. Bakit ka mo, kung ano ang pinakinggan mo sa kanya, yun ang gaganap sa buhay mo. Kung ano man ang tinanggap mo sa kanyang aral, yan ang gaganap sa... Hindi ikaw, kaya walang tao talaga na magiging karapat dapat sa Panginoon. Kahit anong paglilingkod ng tao, pag siya'y naglilingkod lamang based sa kanyang sariling kultura, sa kanyang katawan na mga based sa kanyang mga paniniwala at pananaw na natangkot lamang sa mundong mga pamahiin, mga pungsoy na yan, Paul reading na yan, ang dami dito mga gawa ng kaaway, ang daming mga ang daming paraan sa danas para lilangin ang tao. Pero may isang daan lamang, si Jesus Christ. Sino si Jesus? He is the living word of God. Yun lang ang tanging paraan. Kasi pag tinanggap mo yung kapatid, lahat dapat maiwan. Wala kang dapat yakapin sa mga pangmundong bagay. Hindi mo sabihin, Lord, tinatanggap kita, tapos kinabukasan, makikinig ka sa horoscope. Makikinig ka kay Inday Badiday. Diba? Diba? Hindi po pwede ka pati sa Panginoon. Makinig ka sa salita. Umpisahan mo sa paniniwala, pananalangin, pagtitiwala sa Kanya. At pag naniwala ka, gumawa ka, kung anong relation mo sa araw-araw, gawin mo yan. Pero hindi mo alam, behind your back, gumagawa na siya sa buhay. Alam mo, kapatid, ang unang babaguhin ng Diyos sa'yo, sa atin, yung ugali natin. Diyan, ako naranasan po yan. Ugali. Di ba? Pag hindi yung iba, tinanggap mo. Kaya ako, tingnan mo, meron ako napakipanood sa YouTube na isang congregation na sumasamba. May pumasok lasing. Lasing ka lang. Tapos kinuha yung mic, kumanta. Kumanta ng, ayaw ko, hindi ko intindihan eh. Parang, ang, ano, parang, parang Espanyol lata yung mga ano eh.
kumanta. Tapos yung pagkanta niya talagang sabi bumubus daw yung Holy Ghost, nag-iiyakan mga tao. Hindi ako naniniwala sa wala ng Lord. Hindi ako naniniwala. Hindi po pwedeng gamitin ng Diyos sa mga taga-mundo. Makinig kayo. Yun ang bahagi ng pandililang ng Diablo. Amen? Lasing, gaganyan-ganyan, tapos kumanda. Ng present worship mga tao, hallelujah, hallelujah. Hindi po pwedeng ilarawan ang Diyos sa mga bagay na pangsanlibutan. Hindi mo mailalapat yung imahe, larawan at kalikasan Diyos sa mga pangkalikasan sanlibutan. Hindi po pwede. Hello? Bahagi yan ng mga panlilinlang ng Diablo. Makinig kayo. Importante ito para huwag kayong mag-sway, huwag kayong magpadalos-dalos ng mga kilos at mga pagtanggap sa kung ano-ano, mag-umikot o mapaligtad ng paniniwala. Tandaan niyo po, dito sa salita ng Panginoon, dito lang tayo babaguhin. Focus sa Word. Focus sa Kanyang kalooban. Andin dito tayo. Amen? Kasi ito ang perfection. Amen ba? Okay. So, let's continue. Because I want this to go way down even in the church member. It is because of the atmosphere that you create. Kasi pag ikaw po inabago ni Kristo sa kanyang salita, halimbawa, dati kang nagtotongits, tapos nabago pa ng salita, bakit sila ito hindi natin nakakasama? Parang may nag-create ka ng atmosphere sa kanila na parang question mark, anong mangyayari? Ay, oo nga. Nakaka-attend niya pala yan sa ganito. Diba? Bakit ka mo? Unti-unti nakikita nila yung pagbabago mo. In that way, pwede rin silang ma-encourage mo. Amen? Amen? Sa ganung bagay, pamamaraan. Amen po ba? Kasi unang-una, buhay mo muna ang babaguhin ng Diyos, hindi pamilya mo. Hindi mo kaya, hindi mo pwede makumbinsi yung pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, hindi mo makukumbinsi maging Kristiyano kung hindi nakikita sa buhay mo ang buha. Totoo hindi? Parang kung isa lang ako dito, dami yan. Hello? Totoo hindi? Di ba? Hindi mo makukumbinsi yung mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, mismong mga kaibigan mo, hindi mo makukumbinsi maging Kristiyano kung hindi kasi nakikita sa buhay mo ang pagiging Kristiyano. Amen? Kasi ang pagiging Kristiyano, buhay mo palang, sabi ng Biblia, kayo ang sulat ni Kristo na nababasa ng marami. Biblia po yun. Amen? Ibig sabihin, yung pananaw mo, nag-create ka ng atmosphere. Bakit ka mo? Hindi nila naging nababasa ang Biblia, pero nababasa nila yung Biblia sa pagbabago mo. Hello? Hello? Diba? Diba? Sabi kayo, no? Hallelujah. It is because of the atmosphere that you create, for you as a son of God are in miniature creation, sabi creator, because you are a part, tingnan mo, bahagi ka kasi, kaya ka nakakapag-create ng atmosphere na nakagaya ng katawag na nature ng God, kasi bahagi ka niya, nagbago ka na, amen, may naganap, merong something na napasayo, na una hindi nila maintindihan ito, alam mo yung bakit, diba, nasa Bulacan, nung tumatakas talaga ako. Alas 8, meron kami gawain. At papalik na ako sa taas kasi yung papag namin sa bahay namin, yung kwarto lang sa taas. Isip ka lang ng mga lima, kwarto na, tapos silog po, manok. Tapos bubuksan ko yung bintana sa akin, talon ako doon, punta ako sa simbahan. Basta, alam ko, masaya lang ako, friend. Kasi yun ang unang naging ano ko lang. Basta alam ko lang pagka nakaupo ako doon sa fellowship na yon na patungkol sa Word of God, parang masaya-saya ko. Pero hindi ko alam kung ba'y ako masaya. Basta alam ko lang may atmosphere na nasasiyahan ako doon sa mga Word. Denomination niya. Kasi yun naman mga stepping stone. Hello? Diba? Stepping stone ito.
Amen. Basta alam ko lang masaya ako. Hanggang nga nga, kasi purong katoliko kami, makinig kayo. Katoliko kami, alam mo, nakakatibigay ako ng purot dito, tsaka dito, pag hindi ako lumuluhod ng alasaris. Pag hindi ako nakakasama sa nobena ng alasaris. Kinukurot talaga ako. Dahil pag ako'y sumasama doon, sa Quiapo, sumasama sa Baclaran, kinakailangan lumakad din ako ng palahon. Pag hindi ako lumakad ng palahon, doon palang may kurot na naman ako. Doon ako pinalaki sa ganong sistema. Sa mga pananambahang sapilitan. Hello! Pero nang nakita ko itong grupo ng mga mananampalas na denomination ito, pero ayaw ako, parang ang galak-galak ko, saya-saya, pag nakaupo ako, parang ang saya-saya ko. Sa Bulacan po ako noon. Doon, mangungusap kung anong binhi meron ka. Amen? Hello? Doon pala, sumasalamin na yung sarili ko kung ano ka. Diba? Hindi yung, pag meron kang dinagustuhan, hindi ka na-attend ng ilang araw. Diba? Hindi ganun yung mananampalataya na. Matatalo ka lang. Kasi maraming ganyan na mga mananampalataya. Pag nasaktan, nasugatan, napasakita ng kalooban, na insulto, hindi natin! Bakit? Ano nangyari? Sa ganung bagay, susuko ko na. How much more pagka ipapadamit na sa'yo yung 666, ipapahid na sa'yo yung katawag na aral ng 666 na ito? Paano yun? Di, o tatanggapin mo na lang. Kasi yung one more religion, one more government, pag nag-arise siya dito, unresistable ito, bakit ka mo? Kasi yung aral nila, tanggapin mo lang lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng pakinabang nasa'yo. Mga pre-education, no? Pre-hospitalization, may mga allowances, kung ano-ano. Isa lang yung currency. Kinakailangan lang talaga na member kanila, alam mo yung kanilang pariyambol, alam mo kung ano ang kanilang mga core values, kinakailangan, alam mo yan. Pag alam mo yan, okay na ba yun eh? Pwede rin naman to. Oh, sa Lord din naman. Ayun na, nadaya ka na, brad. Sister. Amen? Kasi ito, bagong nila lang ito. Pagiging bagong nila lang ito, ang subject ngayon dito. Sandali, hindi ko na nakapabukas. Okay. Sabi ko nun. And that's the reason you can believe the Bible for anything it says. For the word is God's word. Sabi ko nun. You being a part of God will agree with the word. Tingnan mo. Hindi po pwedeng maging partika ng salita ng Diyos, ng bahagi ng Diyos, na hindi po tinatagapot, pinapamalian mo ang salita. Hindi daw po pwede yun. Amen. Kaya ka naging bagong nila lang, kapatid. Dahil tinatanggap mo ng maluwag, without any hesitation, without any pagtanggi, amen po ba, doubtness, ang salita na papakinggan mo. Bakit ka mo? Kasi nakalabel ito sa tatawag na pagbabago ng buhay mo. And that's the reason you can believe the Bible for anything it says, for the word of God is for the word is God's word. You being a part of God will agree with the word. We know Him now as much as our limiting senses can let it us. Sabi yan. But one day, it will be face to face. That is for that this age. This is coming at the end of this age. Darating yan sa katapusan ng panahon ito. Partial realization will be made perfect realization. Completed realization. Magkakaroon din ng katotohanan. Amen. Mayaranasan mo na ito. Yung mga partial pa lamang ito. Parang portion pa. Bahagi pa lamang ito. Yung tinatanggap mo ngayon. Pinapaniwalaan mong bahagi pa lang yan. Kaya sabi ganun, mas mapalad yung mga naniniwala kahit di nila ako nakikita. Mas mapalad yung mga naniniwala kahit di pa nila ako naranasan. Bakit ka? Kasi doon palang nagbubunga na ang salita. Amen? Amen. Okay. Hallelujah.
We have been looking through a glass darkly, but soon it will be face to face. We have been going from glory to glory, but soon it will be right in the glory, and in His glory will shine. Sa kanyang kaliwalhatian tayo po ay magniningning. Aleluya! Magniningning ka, bakit ka mo? Kasi lahat ng salita nasa iyo na. Kasi hindi ka niya patutulugin sa lupa hanggat hindi ka pa niya na ipoposisyon sa kabuuan ng kanyang salita sa iyo. Yan ang importante. Diba? Yung isang kapatid natin na mayroong sakit na kilala nila sister nila brother nila. Hindi ka kailanman, hindi ka pa mawawala sa mundo hanggat hindi pa tapos ang trabaho ng Diyos sa iyo. Tama. Hindi. Kahit cancer pa yan, kahit leukemia yan, kahit age pa yan, kahit ano. Basta may pahid ka, kapatid. Pag may pahid ka, lahat ng kamatayan, iiwas sa'yo. Yes. Bakit ka mo? Pag ikaw ay tinawag, called and elected by the Lord, walang temporal na bagay, walang masasamang espiritu na lang sa mundong ito na makakaharang sa iyo. Bakit ka mo? Sapagat sisayuhan ka ng Diyos through the Holy Spirit hanggang mailapat sa iyo ang lahat ng kabuuhan na karapat dapat na mapasayo bago siya dumating. Kasi bago siya dumating, nakahanda ka na. Hindi ka niya kukunin, hindi ka patutulong. Halimbawa, sige, matanda na. Amen po ba? At yung pagiging matanda na yun ay ibig sabihin, hindi pa talaga na nilalapat sa talaga. Kalooban naman, pag may pahil yun, hindi pa mawala yun. Amen? Amen? At pang isang tao, tanda po, pag ang isang tao po ay may pahil ng ating Panginoon. Kahit nasa pamilya siya na talagang grabing pamilyang kasama na yan. Pero tanda mo, pag may pahil yan, babaguhin yan ng Diyos. Amen? Kaya nga, no? Walang masamang tao, masamang espiritu na po pwedeng bumali sa'yo. Ayan mo ba? Pag ang Holy Ghost ang nagtatak. Amen? Pag ang banal na Espiritu Santo ang nagtatak, tandaan niyo po yan. No? Hindi yan po pwedeng baliin ng sino mang tao. Amen? Okay, so dito po, no? Punta na po tayo. Okay, so, but soon it will be right in the glory and in His glory will shine. We shall be like Him, wondrously like Him, Jesus our Savior divine. Okay, so dito po tayo sa abounding in the works of the Lord. We shall be like Him, bakit ka mo? Sapagat tayo po'y magtatay, tatrabahuin tayo. Amen? Okay, so, dito po tayo. Sa ating main reading. Sabi nyo, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Maging matatag ka. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. Sumagana sa paglilingkod at sa trabaho ng Panginoon. Alam niyo po yung pinuntaan ko doon sa kabanatuan noon. Hindi lang kasi wala kasi yung photograph. Nag-pray kami doon. Nag-pray kami doon. Pero ako, naniniwala ako mga po kasi tawagan niya naman ka. Ka, no, ka. Alam niyo na yung pagsabing ka. Kaganito ka. Ka-Junior! Ka-Elisa! Ka-Lisa! Alam niyo na yung mga, pero nag-pray po tayo doon. Amen? Nag-ginamit po tayo ng Panginoon para mag-pray po yung tahanan. Kasi nakita ko yung asawa ng isang pinunta kong bahay. May isa na, sabi ko, bakit? Aba, sabi ko, mayroong purpose-driven life sa nasa baba. Kasi di ba yung center table, meron siyang ano, may rock sa tapos nakalagay doon, sabi ko, what? Purpose driven, like tiwik require niya. Kasi ibig sabihin, dapat tinanong po yung babae, umatin pa siya sa Baptist, nakakating sa Baptist. Kaya mag-iliw siya na kuhan, na talagang kuhan siya. Parang malapit siya sa pastor. So, purin po ang ating Panginoon dahil nga sa, although na hindi yung mga pananampalatay nila, iba paniniwala na, iba-iba, pero ang maganda po yan, nakapaglapat po tayo ng prayer doon. Amen? Amen. So, importante po ito, no? Na sumagana tayo sa gawa ng Panginoon sa Panginoon. Amen po ba? So, ano mga mga tricycle driver? Ayan, sila brother. Si brother na Jake, you know? Sila brother na kahit sa paradahan ng ano,
Pag may pagkakataon, makapag-share ka, makapag-testimony ka. Testimony ka. No? Magpatutuo ka sa kanila kung ano po yung kabutihan ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Always abound in the word of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi, sabi ko lang, hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagtatrabaho, paglilingkod mo na ginawa para sa Diyos. Importante yan, kapatid. Amen po ba? Yung pag-share nyo nga lang sa ating live streaming ngayon, pagtatrabaho na yan. Kaya kapatid, no, yung mga pag-share nyo sa, salamat sa mga nag-share natin mga kapatid. Kasi napaka-importante yan. Kasi trabaho muna po rin yan. Di ba? Pag na-share mo yung gawain natin, ibig sabihin, meron kang concern. Bakit ka mo? Kasi pag share mo yung gawain natin, lahat ng mga friend mong naka-open. Hello? Lahat ng kaibigan mo, makikita nila yung post mo na yan. At kung yun pong kaibigan mo ay merong pangit, kung yun po ay merong pong pagkapili, pag napakinggan nila ito, wala yung gagawin kundi mag-agree. Kasi may pangit. Kaya napakalaki ng inyong parte pag inyong i-share ang mga gawain natin. Amen po ba? Hindi para sa simbahan. Para na lang sa ibig sabihin ng pagmamalasakit mo sa iyong kapwa. Amen po ba? Sa kaibigan mo. Diba? Kasi pag hindi mo i-share, ibig sabihin, nahihiya ka. Ba't kinahihiya mo ba si Kristo? Ikinahihiya mo ba ang salita? Kaya ayaw mo i-share? Diba? Ang sabi ng Biblia, ang sino mo magtatawa sa akin sa lupa, ay itatatawa ko rin naman, di ba? Sa harapan ng aking ama at sa mga anghel. Di ba? Kasi pagtatatawa yun eh, pag hindi mo i-share, alam mo naman na meron kang portion na bahagi sa ng Diyos, ibahagi kasi tulong mo yan, trabaho mo yun. Amen? Ilan ba yung press mo? 1,000? Ilan yung press mo? Ah, 500? 100 lang naka-open dyan eh. Pagbukas, pag inaw, pag share mo yan, pag naka-open yung mga kaibigan mo, makikita nila yan. Eh kung kaibigan mo, matagal na palang may pahing, kinakailangan makarinig na salita ng Panginoon. Eh nakita yung gawain natin. Dito sa Biblia, hindi si Pastor ha, yung salita. Tandaan nyo, napakalaking impact yan para sa iyo. Amen ba? Amen? Okay. So, sabi po ngayon, tayo po ay dala po muna sa quotation. What are Christians to do? We're aliens. But our Father is the King. And we are sons and daughters of God. Yan, natandaan niyo po, di ba? First creation, let us create man in our own image, in our own likeness. Chapter 1, chapter 2, and God created Adam that under the ground, sa ilalim ng sa pamamagitan ng dust of the ground. So, tandaan niyo po, dalawang creation po yun. Para mas malinaw po tayo, dalawang ginawa ng Panginoon. Sa chapter 1, He created He, them. Sa, ano ba ito? Yung lalaki at babae, sabi ganun. No? Sorry po lang. But lalaki, created na. Ginawa na lalaki at babae. Eh, pagdating sa chapter 2, bakit isa lang si Adam lang? Kaya iba. At tandaan nyo, hindi portion ng ilog ng buha alabok ang Diyos. Hindi niya po pwede, let us create man in our own image, gagamit siya ng alabok. Mali, hindi siya alabok. Amen? Kaya ito yung malinaw po natin ang pag-aralan. Amen? Dalawang creation. Sons and daughters, created na yan. Yun ang mga predestinado sa kanyang isipan. Nilalang niya ito at dito niya inilagay yan sa ating mundo, sa panahon po natin. Amen po ba? Sons and daughters. Tandaan niya po yan. Amen! Amen! Si Adam, ito po yung kalikasan ng pang-temporal. Hello? Yung son and daughter na verse sa chapter 1, yun ang kanyang kalikasan ng pang-eternal. Hello? Which means the theophany body. Amen? Yun po yung mga theophany body, sons and daughter, let us create them in our own image. Yun po yung tatawag ng mga, nasa tatawag ng mga theophany body yun. Amen? Hindi po pwede maging theophany ang bahagi ng dust of the ground. Hello? Kaya dalawang creation yan, huwag kayong magkakamali dyan. Amen? Hindi po ito bagong, hindi po ito doktrina. Nasusulat po ito. Di ba? Di ba?
Di ba? Tapos tingnan nyo ang ginawa, ang utos sa sons and daughters, ay utos, replenish the earth. Pag namin replenish, lagyan nyo muli. Bakit may muli? Ibig sabihin, meron na panahuna. Kaya sinabing replenish the earth, meron na palang nauna. At kaya nga po, inatasan ang sons and daughters to replenish the earth sapagat meron na palang nauna. Ano yun? Sa verse 1 ng Genesis. For God created heaven and earth. Amen? Amen? Tapos na. Verse 2. The earth was without form and void. Sandali, bakit nawala? Bakit naging void? Bakit wasa? Bakit sira? Samantalang yung first one, gawa na. Ready for inhabitant. Ready na. Meron na nga eh. Created the heaven and earth, finished product. Pagdating verse 2, void, without form. Tapos nung ginawa niya yung kanyang sons and daughter, replenish the earth. There's something mystery. Ah? May mystery. Nagdudugtong lang yan. Kaya replenish. Lagyan yung muli. Lagyan yung muli. Yun ang replenish. Ibig sabihin, meron kasi nawala. Yun ang verse 2 ng Genesis chapter 1. Void without form and void. Tapos inumpisahan niya yung Eden. Let there be light! Eh, na siya. Ayun na. Tapos nang ginawa na, actually, sa in between ng kanyang paglilikha ng mamundong ito, dito niya ginawa yun eh. Yung son and daughter. Amen? Eh, alam naman natin si Adam, nilikha niya, nakaprepare na lahat ng kailangan. Amen po ba? Sabi nga, aalagaan niya lang. Ibig sabihin, bubunggalin niya nag-tiller of soil. Bubunggalin niya na ito. Aalagaan niya na ito. Pero, tandaan niyo, may manggagawa, may amo. Yung amo is sons and daughter. Yung manggagawa, yun ang great galing sa dust of the ground. Hello. Di ba? Di ba? Nakikita niyo? Yung malinaw? Salamat po. Okay. So, we ought to conduct ourselves like sons and daughters of God. Tingnan nyo, conduct ourselves. Pag nating conduct ourselves, hindi ka pusong mamon. Diba? Ako dati sa totoo lang, ganyan din ako noon. Pero nung tinanggap kong katotohanan na eh, pagsubok lamang sa akin. Sometimes, no, hindi naman sa, ano, minsan kasi, accidentally, di ba, nakakapagsalita tayo ng mga yung ibang mga manapulay. Bakit niya pala to test? Di ba? Kaya mga pagsubok sa ating kapatid, importante, yung spiritual mo. Hello? Amen. Amen. Yung pagsubok sa karamdaman, kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, kaguluhan sa bahay, amen? Lahat yan, testing yan sa temporal. Dito yan. Amen? Pero, tandaan mo sabi, I am Jehovah Jireh. God who provides. Amen? Yun ang paniwalaan mo. Pero pagdating sa testing ng pananampalataya, diyan ka masusubukan. Dahil yung pang-eternal na yun. Amen ba? Okay. When I see the church coming to lose, and the woman in their immoral dressing and the man doing it just grips me, that just grips me. Tingnan niyo po, nagpapasama ng loob sa kanya. Because we are sons and daughters of God and we ought to act and walk and talk and conduct ourselves like that. Bakit ka mo kasi nakakasakit ng puso talaga na kahit anong gawin mo, pagsabihan mo yung mga kamag-anak kan mo, i-insultuhin ka pa. Magtutupis pa pag magsiswimming. Di ba? Parang nakakasugat ng damdamin. Alam ko ba? Kahit pagsabihan mo na mali ang ginagawa nila, walang pastora sa Biblia, walang mga ngaral na babae, pero patuloy pa rin sila
nakakalungkot. Nakakalumbay. Bakit ka mo? Eh, nasusulat pero ang titigas ng ulo. Amen? Kaya mo sila pinagsasagad dahil kinakailangan yung sarili mo, ilalapat mo bilang totoong mga anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos, you have a right, meron kang karapatan na pagsabihan yung alam mo na mga maling ginagawa nila. Meron ba yan? Makinig ka. Bakit? Madal ka ba? Nasabihan ka ba yan? May mga taong ganyan. Pag itutuwid mo, bakit ikaw? Matuwid ka ba? Wala kang kasalanan? Ganyan pa yung ibabago sa'yo. Alam mo yung ibig sabihin yun? Kino-cover up nila yung kanilang mga mistakes. Yun ang pantakip nila sa kanilang mga patuloy na paggawa ng kasamaan. Hello? Amen. Okay. So, hallelujah. When we get away from that, I'm afraid there's something wrong in us. We've lost the vision. Who we are. Because the life that is the life that's in us is what guides us and directs us. Tingnan mo, no? Yung buhay na nasa atin, ito daw pala yung gumagabay sa atin at nag-direct sa atin. Hello? Amen. Kaya pag mawala yung liwanag na ito, ibig sabihin pag mawala yung totoong mensaheng ganito, ay magbubulahan na lang po tayo. Oo, totoo yan. Yung mga simbahan na walang ginawa kundi magparami lamang ng miyembro, walang ginawa. Kasi, tandaan nyo kapatid, hindi po tayo after sa paramihan ng simbahan, ng miyembro. Hindi po kami ganito. Kasi kung sino po ang totoong nagmamahal sa salita ng Panginoon, welcome ka dito. Lumago, hindi namin tinatalian ang mga miyembro. Hindi po kami na, oh, sandali, dito ka lang sa akin na hindi. Meron kang tinatawag na freedom of will. May kalayaan ka ng iyong kaisipan. Kaya nga ito, ang ginagawa lang natin dito, sinasabi lang natin yung mensahe, kayo po yan, kayo po ang subject. Di ba kaganina nasabi po natin before we start? Kaya may mensahe dahil sa inyo. Kayo ang subject ng mensahe. Amen po ba? Kaya may mga pangangaral na ganito dahil sa inyo. Amen ba? Okay. So, hallelujah. So, thinking of David saying that thy loving kindness is better to me than life. Tingnan mo? The loving kindness is better to me than life. There must be two different kinds of life. Or I would say like this, more than one kind of life. And some people think that this life is just a consist of for using, pasaway, no? Drinking or running around or going to dances, that's called that life. Kasi meron na namang mga nagsasabi na ito yung buhay. Anong buhay? Yung masagana, yung makipag-party-party, yung mga, yan ang buhay. This is life, kasabihin nila. Pero hindi, may dalawang nga daw buhay. Anong buhay? Buhay galing sa pangmundo, buhay na galing sa ating Panginoon. Amen? So let us arise in the presence of the Lord. Amen. Sige po, salamat po sa ating Panginoon. So, salamat po sa Diyos sapagkat tayo po ay pinagpapala ng Panginoon na maging kabahagi ng ating gawain. Amen po ba ng salita ng ating Panginoon? Anyway, salamat po sa mga presensya ng ating mga kabatid na narito ngayon. Amen. Sina Sister. Sino ba? Sorry. Joanna. Sorry po ah. Sister Joanna and yung kanyang boyfriend. Ayan. Praise God. Salamat sa inyong presensya. Mga kapatid natin narito. Si Sister Lisa, kanyang manugang. Amen. Si Brother Roger na dito pa rin. Na taga Lingkaye. Amen. Salamat po sa mga presensya ng mga kapatid natin ito. At praying po na patuloy pong mangusap ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Okay, so tayo po ay magsipaganda. Ang ating pong MC ay si Brother na JM. Amen. At ang ating pong worship leader ay si Brother na Junior. Amen. At Brother kanyang pumili kung sino po yung mananalangin sa offertory. Opening prayer, pwede po akong tawagin din ha. Okay lang. Sige po. Brother, present ka lang. Magandang umaga mga kapatid. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon at ngayon po ay darawan na po sa ating gawain.
Pag-ilig po natin as we gather. Bagong pagkakataon na kami, Panginoon, magsama-sama kesa pong layunin ng pakikinig ng iyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa presensya ng iyong mga anak, mga pinili before the foundation of the world. Salamat sa mga kapatid na narito ngayon, Panginoon, sa bawat mga itinakda mo na maging kaisa ng aming pagsamba. Mapagpala naman, dalangin ang iyong lingkod na minsan pa ay panhiran mo ang bawat individual. Pahit, Panginoon, na siyang magdadala sa amin ng ganap na pagkakakilala sa ng lubos sa iyong salita at kapahayagan, na maidako po namin ang aming pananampalataya sa kalikasan ng iyong kapahayagan. I-bless mo ang mga kapatid na siya pong gagamitin mo sa oras na ito, ang mga tatayo, Panginoon, sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon. Pagindapatin mo ang aming mga buhay. Hayaan, Panginoon, na ang makita ay ang iyong kalikasan sa bawat pagtayo ng iyong mga lingkod na nakatakda para po sa pagsamba, para po sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iyong tabernakulo. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat individual upang makita, Panginoon, ang iyong at mailarawan ang iyong kaluwalhatian. At sila, Panginoon, nag-iwan ang kanilang mga tahanan, mga mahal sa buhay. Panginoon, dalangin po namin ang kanilang mga iniwang sambahayan. Ingatan, Panginoon, pagpalain at bigyan ng kapayapaan, pagkakaisa, alisin ang mga masasamang elemento, ang mga bagay na hindi pumainam, ay palitan, Panginoon, ang mga bagay na siya pong pupuno ng kagalakan, pagkakaisa,
at katiwasayan ng kanilang pong buhay. Maraming maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan. Ang iyong pangalan pinagkaloob sa amin at ipinahayag sa amin ang iyong pangalan, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Ngayon po ay darama na po tayo sa ating praise and worship. Tinatawag ko po si Brother Daniel. Dadaya ang tiyapo! Amen! Hallelujah! Amo, katipotpos tayo umayak dadaya ang tiyapo. Sagda po tayo nangangaksan, itas tayo man, sutong madaya o iti Diyos, tamok ti Diyos, andang ka na tayo. Amen? Yes. Pratakan tayo pa ni Diyos! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Katapatan mo, O Diyos, tunay na ikaw ang Diyos. Hallelujah. Kantatay matkapat sa ating katapatan mo kasatno ito yung tapat sa atin sa Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay na katiyan. Ang pag-ibig mo sa aming puso,
Panginoon. Hallelujah. Presença, presença, presença,
Nanyaman o Diyos ko na kiti pagpurpurangan. Sikati Diyos ko, amo mo Diyos, itatatoy kapanpanunuta. Sobga po na nga kunakitig Diyos na kami, iyang ipakaro nga itatalal na bimbagsa at kakabsa. Tagkantyawan na kpahe ni Mrs. Kutana, awanan na kayo ko na. Nalok nang nagita tumungin ko na. Siyempre ko na, kadawayan sila maglakay ko na. Naguping ka pa, wala na. Agtukul na punong mo. Isang ko mga ipagarap nga agtukul na magtukul mo ko na. Siyempre ka sa tilong makain, ngayon mambuyo kakapsa. Nagkapukigil ko, nagpas ko makinuha ka nagyamanog, narik na ako, nga dumilin si pinakita. At taraya ko maigipala itayayan nga bumagsakat ng saan nga hangkong nga naitanon, bimagsaka, itiay asok nga dakkel, at itiay asok nga yung mag-aralin ng muna muna magay may sakit. Nang natawarap pa'y nipagad nga kunat, Daisy, Daisy, Daisy ko na. O Lord, kunang tulungan na ng mga yati, minamahal ko ko na. Nang nangig na magtasambat na ko nga tayo, umaylak inaaw na sigur. Nang yakap mo kakapsan no apay, no apay nga nagdayang di pinakita tamot pa'y lulindol na napiksa takas lang narit na kami na napiksa'y pilindol iyaya ko nga pumagsak kapay ko diaso ko na na pati diaso ko na na kuna na siguro diaso oo oh, iramraman na kay nga matay ko na na siguro isang gabo na nga din Diyos at saya titigyan ko pati kararap ko kami na mo'y kagapsak ko ng apo ko na kaya't ko pa'y nga madanggaya niti pamilya. Kaya't kupay ko na nga napudno da ng anay nga matanggap da kumahit itama nga sao ko na pagsisikalan itit Diyos ngayon kang pagkamangan gatawan ko sa paliming kang pagkamangan yung pagsisikalan tanumang pa itikikakamsat ko na nga aduuda nga mangkuspustot itipanagyan ni una adapay isog ka po na nga gritri nagkakamsat tapos dahil aramit mo sa mga kaya pasimod na kami. Praise the Lord do na. At yamang kami di ako, alam mo na, si Diyos di nakakalam na sa niyang muno masaklo karami ng
si Diyos magyan kang pagkakaralagan ko. Sa kapunan nga sa atin nga pinagpagsak ko, imungarap mo lahat. Siguro ko na na, una na kiti anak ko, niya rin ang pampambarang lang ang san kakapsa, may pagpapay na tinima ng unang ti Diyos, Diyos, ako una. Kaya ko pa yung kasama ng pamilya. Sa amo, nga pasipay, itam mo sa kiti anak ko una, kaya ko pa no, malawlawan pa, ipinapatong na sa umbo na. So, wapo na nga nakita na kunagwa, ang question naman niya, ngan saan kumagkwarot na kapisado ko na may mayat nga umay kayo, umatin kayo iti prayer meeting. Tatyay iti Diyos, nga iso, mangipaliwanan ka na kayo. So, wapo na nga tinanggap damit, iti parawag niya, iti sa o iti Diyos, tinanggap na. Sa ano man pa'y sabali, nasigpatayan na ako nga napintas iti sa o iti Diyos. So, wapo po na nga, huwag kang mag-alala, Papa, kunada, kami, ay kung anong paniniwala yun, yun na rin doon. Sasama ako sa inyo. Kunada, sumga po na nga, Diyos, kaya na nga, pulinglingan. Isang kayitan po nga, no, ano kuwartanan niya, kaya na mga pulinglingan, kasimpre kuwarta. Sumga po na nga, dagiti karubami, no, mas di nga na makita na mapandan. So, kapunan nga si Kapilaan, lagi na kakapsat, manmano kamilaan. Tanong mayan di Saudi ako, madina magkayatan, no, may abdigagan. So, kapunan nga kunak, so, ito na ni Pastor. May sado at ang lulaan, saan nga sarsarakan iti Diyos, iti ado, nag ado iti palpa. So, kapunan nga, agyaman at di ako, takanayong nga huminhi na ti kataw ati, bagay, saan nga importante na ito'y pagkita yung kasabisan. Tanong mampay, bumagsak at ijay, mawanan at tianas. Ngayon, dakgal ti panamati ni Diyos. Amen! Ngayon, gayang tumagmanay. At sa anak man nga mamati nga ti pamilya kong baybayan ti Diyos. Hawak na kami ti Diyos, hawak na tayo aming kasabisan. Isog na po na nga, nainay ni Kararata, saan tayo ang mono, kat no ti pinangalat ti Diyak tayo iti Diyos. So, kapuna-puna, salamat o Diyos. Amen. Salamat, pinitan na pera pinagin sa mga pinagamis ko. So, kapuna nga, umisan niya bakit ko na napay, lumakay ka nga talaga yung pinana. Alati kayo, ganyan iso ti, dahil tatisang kayo, para muna kami, nagmagdan muna nga lumakaya ko, kadawyan lang, tatao lang tayo ko lang. Sa kapon ng Diyos, itigay-dayaw ko itang nga isuklik mo ng minisi tayo. Pagkat ko natin, Panginoon. Kapagkulang mga kapatid. Kasi nandito pala tayo sa terrestrial terrestrial body. Bumubulong po ito. Pero ang pakalagaan natin, yung spiritual natin. At yung kaluluwa natin kasi yung mapalit sa Panginoon. Yun ang ano, yun ang mag, yun ang magamit sa atin yung kaluluwa natin. Pakalagaan natin yan. Amen. Kaya nga, tama po yung mga sinabi ko ni Brother Junior po, ipatuloy po na wala tayong ibang umaasahan kundi ang Panginoon lamang. In times of trials, sabi nga ng ating pastor, iba, mamamatay, babalik sa ating kabugtong katawan natin. Pero yung salita ng Panginoon, mananatili hanggang sa magpatay ng Panginoon. Amen? Amen? Amen! Meron pa. Sino pa po mga kamatid? Hawanan, tagpulon din, tagpulon ko lang. Ay. Amen. So, ako rin na yung papasalamat din ako sa Panginoon sa araw-araw na ibigay niya ng kalagatan ko. Kasi minsan karoon din po na nararamdaman ko na rin po yung kung minsan nangingin na rin yung tuhod ko, yung lakas ko. Kaya pag gano'n lang nangingin na ako, ang ginagawa ko, papasok ko po. Lagi ko pilang sasabihan ko lang. Ang sakit lang naman sila.
sa Panginoon. Andyan siya lagi na. Pinapaniwala ng aming salita. Kaya pray ng Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay ng pagkina. Mga matandun yung mga magkukulang namin. Ang kahinaan ng anak ko. Salamat pa rin sa Panginoon. Hindi niya kami pinapabayaan. Lalo sa akin. Araw-araw. Binibigay na sa kanya na lakas. Pagamat sa matay ko yun. Talaga mo. Kulang sa mga gawain. Salamat pa rin sa Panginoon. Kasi kahit pa paano, nakapagbasa naman ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ay, wala na. Amen. 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 Dapat maging energetic tayo. Amen, mga kapatid. Amen. Pasalamat tayo sa buhay ni Auntie Gloria. Kasi tingnan niyo naman po yung kanyang situation po. Talaga pong sabi nga po yung matatawag na rin pong senior citizen. Amen. Pero ganyan pa rin po yung kalakasan ng Panginoong binibigay sa kanya. Amen. Kaya nga kapag kumapit tayo sa Panginoon, lahat ng kalakasan, lahat ng kagalingan, ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga po, di ba, yung branch po, dapat po tayo po nakakabit sa branch. Kasi kapag nakabit tayo sa branch, yung lahat ng nutrients po, nutrients makakuha natin sa branch, pinakano, masisip din natin. Amen? Ganun din po sa Panginoon, kumapit lang tayo. Then, nasa Diyos ang lahat. Amen. Kagalingan, i-provide ng Panginoon pangangailangan natin. Tapos kumapit lang tayo kasi we are living in the last age. Sabi nga po ni Prophet Branham, we are living in the seventh seal. Tandaan po natin yan. Tayo po ay namumuhay na sa ikapitong venue. Kaya watch out mga kapatid. Amen? Amen. Amen. So sino ba mga kapatid? Amen. Sino ba? Wala na? Wala na po ba? Or song offering? Meron po ba? Meron po ba tayong may ibigay para sa Panginoon mga kaawitin? Okay, wala na. Wala na. Kaya sige, dahil po ang ating pungorat ay tumatak mo. Ako rin po magpapasalamat din po sa Panginoon at sa kaputihan po niya sa amin. Amen. The Lord is good. Dahil alam po natin, sabi nga po, sa araw-araw po na ginagawa po ng Panginoon sa buhay po natin, meron po kapahituloy po ng Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, in-encourage ko lang po kayo na magpatuloy po sa pag-serve sa Panginoon. In-encourage ko po kayo na magpatuloy lang po tayo sa ating pong lakarin buhay, kasama ang ating Panginoon. Tiyak po ang ating Panginoon po ay hindi lang para sa atin. Amen? Amen. So, palapakan muli natin ating Panginoon. Amen. Ituloy na po natin, diretso na po natin. Meron po bang song number para sa ating offering? O kung wala po, kantayin na lang po natin po yung gift thanks. Bilang po sa ating pong pagbibigay po ng offering sa ating Panginoon, kantayin po natin gift thanks to Lord. Amen. Hallelujah. Gift thanks. Give thanks and to the
tinatawag ko si Brother Jake. Brother Jake, pangalan po tayo sa opening prayer. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Nagkakatipumpito ko na hindi sa iyong panang na pangalan. Lord, bless mo ang bawat isa po sa amin. At Lord, kung nalikom namin, ikaw po ay magamit po nawa, Lord, sa iyong iglesia o sa sambahan po. Lord, bless mo po ang mga nagbigay, maging man sa amin wala po dito, Lord. Bless po din po sila at gabayan, Lord, sa araw na ito. Ikaw po ang aming dinadakila at pinapasalamatan. Ito po, pinapalit po. Salamat sa iyong pangalan. In the name of Jesus Christ. Amen. Manatili po tayo ng natayo sa ating pong puan, ay ating pong puan at ating pong kantay ng kutsumi, Lord. Patuloy natin pong amitan ng Panginoon bago natin tawagin po ang ating pong pastor. Put your meaning on by the fire of your spirit. Put your meaning on and make me more like you. Would you break the Lord and bless the broken pieces of mine? Let me be magpapatuloy. Amen. At remember, tayo po ngayon ay nasa sabi nga, in between ng 6th seal and 7th seal, doon po tatawag yung 144,000. So, kaya as of now, wala pa po tayo sa 6th and 7th seal. Amen? Kasi ang 7th seal po, ito, speak about the 1,000 millennium. Ito yung millennium rate. 7C. Kaya wala pa po tayo sa museum. Amen? Okay, so dito po tayo, no? Pagpapatuloy po sa ating pong talakayan. Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your works and labors of love. Amen? So hindi po talaga kalilimutan ng ating Panginoon ang ating pagpapagal ng may pag-ibig. Which He helps you toward His name. Tingnan niyo po, yung paglilingkod nito ay sa kanyang pangalan. Yung paglilingkod nito ay merong halong pag-ibig. Amen? Sabi God is love. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sabi ganoon, kung tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon, meron pong purely na pagmamahal, malasakit, pagpapatibay sa salita ng ating Panginoon sa kanyang mga kalooban. Amen po ba? And then sabi ko, yun daw po ay hindi niya kalilimutan. Amen? Na pinapakita natin sa kanyang pangalan. Amen? So, sa kanyang pangalan, tanda niya po, sa pangalan tayo naglilingkod. No? At walang ibang binigay na pangalan na ipinakilala niya ang kanyang sarili kundi ang pangalan Lord Jesus Christ. Ipinakilala niya ang kanyang kaligtasan bilang Diyos sa ating mga tao sa pamamagitan ng pangalan Lord Jesus Christ. Di po ba?
Ang sabi ng mga mga genuine apostles, sabi ni po ni Peter, amen, ang panahon po ng Pentecost, ang sabi ko doon, di nyo baga alam, ang si Jesus, pangalan niya, si Jesus na inyong ipinapako sa cross, ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Amen. Then sabi pa niya sa mga salata, there's no other name but the name of Jesus. Hindi po si San Juan, San Nicolas, San Agustin, San Felipe. Ang dami kasi mga santo na nagginawa, kinanonize ng tao. Tao lang nagkanonize. Para, pag nakanonize na, pwede na itong luhuran, pwede itong tawagan, hindi. Ito po'y isang napakalaking panlilinlang. Sabi, there's no other name. Walang ibang pangalan. Hindi mo po pwedeng, San Nicolas, tulungan mo po kami. Hinihingi ko ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amin, mali. Hindi nga po pwede. Kasi there's no other name. Walang mediator na ginawa ang Diyos. Liban sa pangalang ipinakilala niya sa atin sa huling panahon. Ano yun? Pangalang Lord Jesus Christ. Doon tayo, kaya walang ibang pangalan sa sinong ng langit, sabi sa Bible, na sukat ni kanin, kinaliligtas ng mga tao. Ano yun? Yung pangalan lamang ni Lord Jesus Christ. Ito po yung ipinakilala niya ang kanyang sarili. Yung kanyang pagiging Diyos, ipinakilala niya ang kanyang pagkaligtasan, nature niya bilang Diyos, ipinakilala niya sa kabuuan ng ginawa ni Jesus sa mundong ito. Yung nature ng pangalan, inilarawan sa nature ng kapahayagan at ng gawa. Hello? Kaya ipinresent niya sa kanyang mga alagad, sabi ganun, Guru, ipakita niyo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Sabi ganun, ang tagal niyo na akong kasama, hindi niyo pa rin bang kilala ang Ama. Dahil ang Ama at ang Ako ay isa. Kaya nga si Jesus hindi niya pinakilala ang kanyang sarili bilang iba. Ipinakilala niya yung nature ng nag-iisang Diyos sa kanyang ministry. Amen? Kasi yung component ng kaisipan ng tao, napuno kasi ng mga debris ng pang-religion. Kaya nagkawala-wala yung isipan, nagkanya-kanyang tayo ng teorya, kanya-kanyang tayo ng paniniwala at nagkatawag interpretasyon ng mga tao dahil na sa sobrang naging panatiko na sa paghanap sa Diyos. Nakita nyo? Pero walang iba ang pamamaraan kundi ang kanya. Sabi nga ni Jesus Christ, sinasaliksik nyo ang batas ng kasulatan. Kausap niya yung mga pariseyo. Sino yung pariseyo? Sino yung mga nangangaral ng law? Sinasaliksik niyo yung banal na kasulatan. Speak about the law of God doon po sa Old Testament. Pero sabi ka ni Jesus, hindi niyo maalam na ang lahat ng yan na nasa batas ay nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ni Jesus Christ. So ang linaw, Walang patutunguhan ng tao, kundi ang lumuhod sa harapan ng Panginoong Jesus Kristo. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus who crucified, amen, is the Lord. The Lord speak about the Creator of heaven and earth. Jesus ay ang Panginoon. Sabi sa Old Testament, walang ibang Panginoon liban sa akin. Tignan nyo, kaya si Jesus, ipinakilala si Jesus sapagat siya yung katawan ng Diyos. Walang ibang mangungusap sa pananampalataya mo para ilip ka sa tamang pamamaraan ng salita kundi sa pangalan at aral ni Jesus Christ. Hindi aral ng relihiyon. May nagsabi pa, hindi daw po iniwan ni Jesus yung salita, kundi ang iniwan daw ay yung iglesia. Ang laking kasinungalingan. Ito po yung isang aral ng isang simbahang organisasyon.
Si Jesus daw, hindi niya daw iniwan yung Biblia. Ang iniwan daw ni Jesus ay ang iglesia. Kasinungalingan. Bakit ka po? Paano matututo yung iglesia kung wala ang kanyang salita? Kaya napakalaki kasinungalingan ng mga ito, ng grupong ito. Hindi po ako nagpe-personal. Ito po ay based sa kung paano mo mapapanauli ang mga nakikinig ngayon sa kanyang salita. Malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, sabi po sa Ebanghelyo. So ito po yung katotohanan. Wala namang ibang katotohanan kundi si Jesus Christ sa kanyang salita. Kaya sabihin mo sa Genesis at sa Revelation, lahat yan ay sumasangkap sa kaligtasan ng pagpapatotoo patungkol kay Jesus. Amen. Doon pala sa Old Testament time, anong sabi ko noon? Diba? Inaghandog si Cain at si Abel. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Bakit ka mo? Yung handog na ginawa ni Abel ay lumalarawan sa sacrificial offering ng Lamb, which is Jesus. Doon palang pinuproject na ang mangyayari kay Jesus as the Lamb slain before the foundation of the world. So, ang linaw, kaya tinanggap, kasi may revelation. Without the revelation, hindi mabubuhay ang salita. Amen? Hindi mo mapapatunayan ang sarili mong Kristiyano pag hindi mo naunawaan ang kapahayagan ng salita. Hindi mo naunawaan ang pagiging Kristiyano mo. Amen? Okay. So, tuloy po tayo. For God is not unrighteous to forget your words and labors of love which ye have shewed toward His name. His name. In that ye have ministered to the saints and do minister. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa at ang pag-ibig niya yung pinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, yung pagpapakita ng paglilingkod sa pangalan ng Panginoon ay paglingkuran mo yung mga banal ng Diyos. Sino mga banal? Ito ba si San Nicolas, San Agustin, Santa Maria, Santa Lucia? Hindi. Yung mga banal ng Diyos, sila yung tumanggap sa salita ng Panginoon. Yun ang mga banal ng Diyos. Ang mga banal ng Diyos, tandaan niyo po, today, we need the living saint, not the dead saint. Kailangan natin yung mga buhay na santo. Hindi na lang kailangan mga patay na santo dahil wala na siyang magawa. Sila mang mga santo na yan, sinasabi, haharap yan sa hukuman ng Diyos. Dadako yun sa hukuman ng Diyos. Ngayon, hanggang nandiyin ko pa, iayos mo yung buhay mo sa pamamagitan ng guide na salita ng Panginoon ng Jesus Christ. Ulitin po natin, from Genesis to Revelation, sumasaysay ito sa kaligtasan ng kabuuhan ni Jesus Christ. Sapagat siya ang buhay na salita ng Diyos. At sabi nga, wala nang nalika ng hindi sa pamamagitan ng verbo. At sino ang verbo? Si Jesus. Kaya nga lahat ng kwento ng mga anghelis, kwento ng pang-Milky Way, kwento ng pang-lupa, kwento ng pang-ibabaw ng lupa, ilalim ng lupa, karagatan. Lahat yan, kapatid, ay kwentong sumasaysay sa kaligtasan ni Jesus sapagkat siya ay ang buhay na salita ng Diyos. Hello? Amen? Okay. So, po tayo. Praise God. Bigyan niyo na po 5 minutes. Extension tayo. And my elect, long shall they enjoy the work of their hands. Sila lamang talaga ang makikinabang. Sila lamang ang magpapasasa sa trabaho ng kanilang mga kamay. Amen po ba? Amen. Ano sa atin na ganito? Hindi kalilimutan ng Diyos sa pagtatrabaho ng mga banal. Amen? Ng mga lingkod niya. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble. Amen? Lahat ng paglilingkod, hindi kayo gagay sa papapahamak. Hindi ganon. Amen? Hindi ka dadalhin ang pangit sa paglilingkod na ikapapahamak mo. Ano yun? Hindi na. Lahat ng mga gampaning ipagagawa sa inyong Panginoon, although may mga process yan, may mga avenues yan, may mga saka-saka yan, pero tandaan nyo, ang bottom line yan ay magiging karangalan niya. Hindi karangalan mo, hindi karangalan ng pastor, hindi karangalan ng simbahan, hindi karangalan ng pamilya mo, kalimutan mo lahat ng yan, lahat ng ginagawa mo, gawin mo ito sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Nor bring forth for trouble, for they are the seeds
and the blessed of the Lord. Amen. Sila yung mga pinagpala na binhi ng Diyos, ng Panginoon, and their offspring. Amen po ba? With them, and it shall come to pass before they call, I will answer them. Bago pa sila tumawag, inihanda na yung sagot, brad. Ganyan, ganyan talaga yung nature. Hindi palakasan ito. Hindi sabihin na, ay, ang lakas kasi niya sa Lord. Hindi pala, walang palakasan sa Diyos. Speak about the calling. Speak about yung pahit na ito, yung anointing. Speak about yung predestinated ng God. Ito yan. Yan ang magsasalita kung bakit ang tao na yan na naglilingkod ay pinapabura ng salita ng Panginoon. Sabagat siya mismo ay may portion ng salita. Offspring na eh. Amen po ba? Okay. Sabi ganun, I will answer before they call. I will answer. That glorious anointing is in behind the cherubim. I'll answer, and while they are yet speaking, I will hear. Hindi ka pa nagsasalita, hindi pa umuusan sa iyong bibig, nakihanda na siyang nakikinig na siya na ganun. Kaya napaka-importante ng panalangin mo, banal ng Diyos. Napaka-importante ng panalangin mo sapagkat yung panalangin mo sabing na sabing ang Diyos sa bibig kasi nabilig mo ng panalangin. Dahil alam niya expected na yung ihihingin mo para sa pakana ng maraming mananampalataya, hindi pang sarili mong kapakinabangan. Andiyan ka ba? Buhay pa ba panglupa mo? Patay na. Tinatanggalan tayo talaga, kapatid. Wala tayong magagawa. Ito tayo. Ito ang binibigay sa ating mensahe. Wala tayong magagawa. Gawin mo itong pakinabang sa'yo. Amen? Amen. Okay. The wolf and the lamb shall feed together. Tingnan mo ha. Okay. Tingnan. The wolf and the lamb shall feed together. Magkasama silang kakain. The lion shall eat straw like the bullock, kagaya daw ng toro, kakain daw yun ng dayami. Amen? Kagaya daw ng toro. The dust shall be the serpent meat. Eh kasi ito naman talaga yung ganyan plano pa nung baman, di ba? Ang pagkain mo ay alabok. Curse niya yun hanggang sa milenyo, may mga serpent pa pala doon. Pero ang kakainin niya ay talagang mga galing talaga sa lupa alabok. Noon pa yan eh. May serpent doon. Pero yung serpent, ito yung original na serpent ah. Kasi yung serpent, creation nito ng Panginoon na parte, bahagi ng beast. May mga paa. Hayop yan. Pero ang problema ay inanoint ng devil, ng diablo. Makinig kayo. Kaya siya nakapagsalita, nakagawa ng mga bagay na himala. Hayop itong serpiente. Para lang itong mga lion, para itong mga zebra. Kasi beast ito. Yung serpent, tandaan nyo kapatid, bago siya naging snake, bago siya maging reptile. Reptile yung gumagapang yun ng reptile. Bago siya maging reptile, yung serpent, siya ay beast. Pag sinabing beast, may kamay, may paa. Yun ang beast. Yung reptile, uod, sawa, lahat ng mga gumagapang, yun ang reptile. Pag sinabing beast, kasi yung sabi daw, yung serpiente ang pinakatuso sa mga hayop. Ang reptile, hindi ito masasabing totoong hayop dahil gumagapang ito na animal, di ba? Amen? Nila lang ito na gumagapang, kaya reptile. Pero yung beast, ito yung mga tumatako gamit yung paa at kamay. Yung pumupunik sa puyon po. Dati ganun daw po yung serpent. Bago ito, i-curse at yung kanyang buto-buto, nahugis na dire-diretso, nagkaroon ng cursing doon, doon pa lang, sa Garden of Eden, sa loob ng Garden of Eden mismo. Amen? Doon kasi mismo eh, dineclare yung curse bago sila pinalayas. Hello? Amen? Doon sila naging ahas. Hindi siya ahas na noon pa. Naging ahas na siya nang siya'y kinurse. Sinumpa ng Diyos.
At sabi niya, ang kakanin mo ay mga alagok sa lupa. Eh hanggang ngayon, actually ito, ito po'y lumalarawan sa Biblia, yung itatawag na seven seal. Yun yun. Yung seven seal, speak about the millennium reign. No? We are living sa six seal. At dito pa lang tayo. Amen po ba? Amen po ba? Yung six seal kasi lumalarawan sa tatawag ng mga mystery. Amen po ba? Amen po ba? Kumakatawan ito, kaya nga yung six years na ito, tama, yung six years na ito, ito ay patungkol sa kapanahunan. Amen po ba? Yung ikapito, sabi nga ito yung tatawag ng millennium reign. Yung 1,000 years na ito, na pangpito, ay living in millennium reign. Amen? Amen. Oh, the dust shall be the serpent meat, and they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Tingnan niyo. Bakit ka mo? Kasi yung presensya ng Diablo, yung presensya ni Satanas, nakabilanggo sa bottomless pit sa pagkakataunan ng millennium. Kasi pag ito, nawasak na itong mundo ito, wawasakin ito eh. Yan ang trabaho ng mga missiles na ginawa sa panahon ito. Yun ang wawasak sa mundo. Oo, kung makikita kayo na mga ano na yung mushroom na pagsabog, destruction follows ito. Yung tatawag na kapighatiang walang pangalawa. Yun na po yun ang kapatid na sabi niya. Pagkawasak na ito ng gogo-imago. Lahat ng ipiplik ito lahat, walang makikitang bakas ng gawa ng mga engineer, mga architect, mga matatalinong tao, mga science, wala nang makikita dito. Ha? Walang makikita dito. Saan yun? Sa in-between ito, nagtatawag na bago pumasok yung 1,000 years, yung ikapito. Ikapito na ito sa sabi again. Yung ikapito na ito, yun ang millennium, living in millennium reign. Okay? So kaya, before na pumasok ang millennium, wawasakin muna ito. Sabi ka, purge ng apoy. Tama naman sa Biblia, hindi na wawasakin sa pamagitan ng tubig. Yung unang-una, apoy naman. Nakita nyo? Yung apoy yung susunog dito, yung mga bombay, mga ganyan, lahat yan, yan ang wawasak. At pag mawasak na, wala kang makikita ng nakatayo, ng mga building na mga magaganda, wawawala ang lahat ng bakas na ginawa ng tao. Kasi bakit ka mo? Yung millennium pure yun na ginawa ng Diyos. Bakit ka mo? Ipapanumbalik yung imahe ng Garden of Eden na naiwanan, na binbin, na dinatapos na kwento ng unang Adan at Eva. May purpose doon, brother, sister. Kaya yung pinalaya si Adam at Eve doon sa katawag na paradise, doon sa katawag na Garden of Eden, kaya sila pinalaya, kaya pinasarhan niya sapagat kinakailangan mag-ituloy ito. Kinakailangan magpatuloy ito. May plano yun. Di ba? Kinsinarhan muna yun. Parang kwento. Parang misteryo. Nilagyan ng misteryo ito. Amen. At ang nagbukas ay si Kristo. Ano sabi ka ng today? Ngayon, ipagsasama kita sa paraiso. Binuksan niya ulit para sa mga banal, sa mga tatanggap sa tinatawag na mensahe. Sila na mga binuksan muli yung gagamitin na ito upang sila na nakatalaga para sa mensahe at sa pag-agaw ay maparoon muna panandalian. Halimbawa, pag ako, for example, ako'y natulog sa lupa, doon muna ako. Diba? Kasi may nagsabi na in time pa rin ito, pero wala na siya na ano na siya. Tatulog na. Meron pa siyang pinigure out na sabi nga yung mana ng palataya daw, pag namatay daw, tapos yung kaniluwa may iwan sa lupa, tapos magpapakita, maghimala na, sabi, walang bawa, yung isang namatay, may gano'n siyang kotse, mahal na mahal yung kotse. Tapos, yung kotse na niya yun, nakikita sa side mirror yung mukha. Hindi ganun, wala na. Kasi sabi po ng message at ng Biblia, once lamang mamatay ang tao. At sabi ko nun, lilipat siya sa ibang dimension. Pero andito pa rin sila, pero ibang dimension, hindi niya na makikita yung mga bagay dito. May iba silang kwento panibago. Nakita nyo? Nakita nyo? Pag namatay ang isang tao, yung kanyang soul, kukunin yung kanyang physical, matutulog, babaon sa lupa. Aagnasin, uuurin, physical yan, dahil yung nagkasala. Yung kanyang kaluluwa, saan ang destination? Pag namatay ang isang Kristo,
Kristiyano na totoo, doon siya muna sa paradise. Today, I will be with you in paradise. Doon muna ilalaga. Ngayon, yung mga namatay na mga drug addict, mga matay tao, walang ilok, yung mga balites, anong gawin? Saan pupunta yun? Doon sa dagat-dagatang sa inside. Sorry, sa inside, sa dagat-dagatang amoy. Dagat-dagatang apoy, doon yan sa tatawag na white throne judgment ko yung dagat-dagatang apoy, lake of fire. Dito, hell muna. Iba yung hell sa dagat-dagatang apoy. Makinig kayo. Sa ating ganon, sa pagdating ng tatawag na, white throne judgment, unang ititatapon sa dagat-dagatang apoy ay itong si Mandaraya. Sino yun? Si Satanas. Sino si Satanas? Siya yung dating Lucifer. Sino si Lucifer? Siya yung isang anghel, precious cherubim ng God, anointed cherubim ng God. Ito si Lucifer. At nang siya ay masumpungan sa pagre-rebellion, ang Lucifer pinalitan na Satanas, Satan. Kasi yun ang pangalan niya, nang siya ay naglilingkod sa harapan ng trono ng Diyos, nang siya ay isa po yung isa pa sa dalawang na cherubim. Cherubim siya, cherub. Iba yung angel sa cherubim. Angel, mga messenger yan. Ito yung mga inuutusan sa mga salungtot ng mundo para maghayag at magpahayag sa mga lingkod ng Panginoon. Yung nagpapakita kay Brother Branham, nagpapakita kay Paul, nagpapakita sa kay Silas. Yun yung mga tatawag messenger angel. Pero magdaming cherubin is exclusive. Sila yung may katungkulan doon sa taas at sabi nga si Satan, siya yung tatawag na worshipper. Hello? Siya yun. Hanggang sa nasumpungan kay Lucifer, yung pagmamataas at yung tatawag na hangarin maging kagaya ng Diyos. At nang nalaman ng Diyos at nakita ng Diyos, pinalitan ang pangalan na ginawa siyang Satanas, Satan. Tinanggal ang pagiging Lucifer kasi yung Lucifer speak about yung nature ng iba't ibang klase ng mga diamante, mga batong mararangal na nakadamis sa kanya. Yun ang Lucifer. Hello? Angel, siya ay parang part of ng pagsasabot. Siya ay leader siya talaga. May katungkulan siya doon. Amen. Nang nag-rebellion siya, tinawag siyang Satanas. At nang siya po'y nagpasampan sa mundong ito, nagtayo siya ng army at ang army niya ay demon. Mga demonyo at diablo. Yun ang kanyang mga naging crony. At yung mga diablo na ito, yung mga masamang espiritu, sabi nga ng yung mga anghel na sumalig sa kanya, maraming, meron din siya, yung nagkaroonan ko dito doon, maraming napasama doon sa kanya, na lahat sila, sabi, fallen angels, lahat sila, pero mo cherubim siya, tapos mga anghel na kanyang, na parang nadaya niya. Kaya nagkaroon siya ng mga crony. At pagdating nila sa lupa, kumalap sila rito, yung espiritu ng pagnanakaw, espiritu ng kasamaan, pagsinungaling, pagmumura, ikinalap nila sa sanlibutan. Pag-ibig sa pera, pag-ibig sa kayamanan, pag-ibig sa pangalan, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kung saan-saan. Don't make me wrong. Yung about sa family. Ang Diyos kailangan ng family. Pero ang family, hindi yan number one sa buhay. Kasi kung number one yan, hindi yan sasabihin sa Biblia, ang sino mong mag-iwan ng kanyang ama, magulang, asawa, anak, ari-arian, nang dahil sa akin, iiwan mo! Dahil sa akin, ay tatanggap ng iba yun, pero mo iiwan mo yung pamilya mo para sa kanya. Yung iba, pag makukompromise, pwede niya i-compromise yung kanila at magsasampa, paglilingkod, dahil sa pamilya. Pangit yun, hindi dapat yun. Tinatawag ka ng Panginoon, tas dahil ka sa mahal mo sa boy, dito ka na lang. Pero, ayan na. Yan ang tinatawag na, di ba? Nadaya ka na. Kung mahal mong pamilya mo, mag-serve ka sa Lord. Di ba? Okay, tuloy natin. Okay. The dust shall be the serpent's meat, and they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. Tingnan nyo, ito po yung larawan, type and shadow ng millennium. Let us arise in the presence of the Lord. Amen. So po rin po ating Panginoon, salamat po sa Diyos sa kanyang natatanging biyaya sa atin. Amen. Ng kapahayagan. Amen. So
So ngayon po ay ano, dadako po tayo sa ating pong panghuling pagsamba. Amen. So, hindi po, awit po muna tayo ng awit ng pagsamba. Praise God. Andali lang po ah. Andali lang po. Praise God. Glory, glory. Praise God. Glory, glory. 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 Thank you, Jesus. Awin po tayo. Thank you, Jesus. This is my day.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po tayo po ngayon, amen. Totoo yan, tayo po'y maliligaw kung wala po ang salita. Amen. Amen. Salita po ng ating Panginoon. Ito po yung pagkain ng ating po pang-araw-araw na kaluluwa. Tayo po'y manalangin, mapagpala namin, Ama, salamat po. Sapagkat pinigyan mo na po ng panibagong kabuluhan, ang oras at sandali sa amin, sa pamamagitan po ng pagtipan namin, sa iyong kapahayagan, sa iyong presensya, sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming maraming salamat po sa mga kapahayagan na iyong po minsan pa ay pinagkaloob sa amin, ibinahagi sa amin. Tunay Panginoon na kami po'y nananampalataya, na sa iyong salita kami po ay inaayos mo, sa iyong salita pinupuno mo kami ng mga mabubuting bagay, sa iyong salita Panginoon ay binabago mo ang aming mga buhay. Kaya dakilang Diyos, i-bless mo po Panginoon na bawat pamilya, individual na narito ngayon Panginoon, sila na yung nilapatan ng puso Panginoon na pagkakakilala sa iyong salita, amang banal, patuloy mong pahiran ang kanilang buhay, na sila po Panginoon ay maging instrumento ng iyong kapurihan, Ama. Maraming maraming salamat po. Patuloy mong ilarawan ang kalikasan mo sa iglesia ito, sa iyong ministeryo ito, Panginoon. Ipakita mo ang iyong kaluwalhatian at karangalan sa aming kalagitnaan, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng karapatan na maging kaisa na iyong salita. Maraming maraming salamat po sa iyong makapangyarihang pangalan at ito po aming nagdalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen at amen. Muli po ang Diyos sa ating buhay. Kumain po tayo sa pag-uusap.